Diba? Once po na meron pa po tayong mga business partner na wala po dito, so papasukin lang din po natin. And then kung meron tayong follow-up, diba? So sendan po natin ang link para naman makapasok sila ngayon, diba? Kasi yung gabing ito, grabe, so napakaganda na kailangan dapat mong marinig, diba? And then syempre, pakilala po muna ako. So my name po pala is Mary Ann Bilo. So dati po akong SM employee. Ayan, doing this business, so full time ko na po siyang ginagawa. 'Di ba? And then syempre, hindi lang naman din po ako yung host for tonight. So may partner po ako, 'di ba? So ipapakilala ko rin po. So partner, nandiyan ka rin, nandiyan ka na po ba? Coach Nestor. Pasok. Yun, magandang gabi po sa ating lahat, sa 22,000 na mga business partner natin. So, my name po pala ay si Nestor Abistado from the Group of Quality Vision. So, andito po tayo para mag-aral para sa ginagawa po nating negosyo. Yan. Sige partner, tuloy mo na yung sasabihin. Follow na lang. Ayan, thank you po partner, 'di ba? Grabe 'yan, no. And then syempre, before tayo mag-start, so kailangan po muna ng basbas ni God. So let us bow our head and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So Lord God, ngayong gabi po ng aming gatherings, sana po gabayan niyo po kami at i-bless, and then yung tao pong mga magsasalita po ngayon, bigyan niyo po ng knowledge and wisdom para po lalong ma-inspire yung bawat isa sa amin, and then kakapupulutan po ng aral. And then Lord God, maraming salamat din po sa mga blessings na pinagkakalob niyo sa amin sa araw-araw. And then Lord, patawarin niyo rin po kami sa aming mga pagkakasala, ito man ay sinasadya o hindi. Alam ko po, ikaw po yung dakilang mapagpatawad sa lahat. And then Lord, protection at gabay niyo po ang hinihiling din po namin para po sa aming mga pamilya. And then syempre po Lord, sa mga business partner po na wala po dito, sana rin po at tapikin niyo rin po sila para po maalala po nila na meron po silang business na kinabibilangan. And then Lord, sa bawat araw po, patubay at gabay po ang hinihiling po namin sa inyo. In Jesus' name, amen. Ayan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So yun, so again, welcome po sa ating 23 participants na nandito po ngayon, diba? So guys, itong gabing to, so kailangan abangan nyo po kasi syempre, diba? Itong this Monday, syempre makaka-gain na naman po tayo ng learnings, diba? And then especially ngayong gabing to, diba? So kailangan marinig mo yung bawat isa na magsasalita po sa amin. Kasi ngayon po yung special yacht party experience or appreciations ng bawat isa po na nakasama ko. Ayan, sorry. Na nakasama ko po doon, di ba? So, kailangan marinig mo po yun. Kasi di ba, once po na may ganito ulit tayong gatherings or event, so kailangan, di ba, makasama ka na next time. Okay po ba yun? And then, syempre, so, shout out ko po muna lahat ng mga nandito, di ba? Ayan, so, unang-una na po, di ba, dito sa aking screen, yung founder po ng Kratos na si Coach Breggs. Ayan, good evening po sa'yo. And then, syempre, sa founder din po ng team namin, which is ang Gold, diba? Good evening din po, Sir Coach Ramon Bello, diba? And then syempre, kay Kratos Relanti Oreo, ayan, good evening din po. Isa rin po siya sa nakasama ko doon, diba? And then syempre, kay Ma'am Precious, ayan. So kung sino man po yung nag-imbita kay Ma'am Precious, so pa-rename na lang din po siya para naman po, diba?
Magkaroon siya ng designated group para po sa ating breakout room, syempre. And then, syempre, yung founder din po ng God's Generals na pinamumunuan po ni Miss Rain Lavao. Ayan. Good evening sa'yo, ma'am. And then, syempre, kay Sir Aldindo Tagsip. Ayan, good evening po. And then, kay Kratos Miss Lou. Ayan, good evening din po. And then, syempre, sa team din namin, one of our business partner, kay Sir Alan Eras, ayan, from Team Gold. And then, syempre, kay Ma'am Annalyn Alvarado. Ayan, good evening po. So, bagong pasok po siya. So, welcome po dito. Diba? Set back and relax. Diba? And enjoy. Ayan. And then, syempre, sino pa ba? Ayan, kay Kratos Lindilin. Ayan, good evening po sa'yo, ma'am. And then, kay Kratos Emilia Tagsip. Ayan, good evening po. And then, syempre, kay Ma'am Annalyn Copian from Team Gold. And then, syempre, one of the founder din ng God's Army na pinamumunuan din ni Ma'am G. Mirabel. Ayan. And then, syempre, kay Hits Kratos Cheryl. Ayan. Good evening din po. And then, syempre, kay Hits Kratos Rocky M. Ayan. Good evening po, sir. And then, sino pa ba? So, syempre, sa pinaka-founder po ng Team Hits, ayan, na pinamumunuan po ni Mentor Mark Polmano and then ni Ma'am Ria Estacio, ayan. And then, syempre, kay Ma'am Karina Salaginto, ayan, good evening po. So, bago lang po siya. So, welcome po dito sa A Night with a Founder, ayan. And then, sino pa ba? Ayan, kay sa poging-pogi naming ano, one of our business partner ng Hits, di ba? Kay Sir Jaime Molina. Ayan. Good evening po sa'yo, sir. And then, syempre, sa founder din po ng Outstanding na si Tita Dolores Ramos. Ayan. Good evening po. And then, syempre, kay Ma'am Kratos Manilin Diaz. Ayan, ng One Team. Ayan, grabe yan. And then, syempre, kay Sir Nanding Pereira. Ayan, good evening po sa'yo, sir. And then, ayun, so, meron pa ba akong nakalimutan? Wait lang po. Ayan, kay Ma'am Kratos Cheryl. Ayan, good evening po. And then, kay Ethel A33, ayan, good evening sa'yo. So, paano na lang din po siya pa-raining kung kanino po siyang ano, group belong or guest, ba? Diba? And then, wait lang, hinahanap po lang invite ko. Ayan, so, yun, sa mga hindi ko po nabanggit, ba? Diba? So, welcome po, especially po sa mga guests natin for tonight. Ayan, and kapapasok lang, nakita ko si Miss Ma'am Jenny Arellano, ayan. Good evening po sa iyo, ma'am, 'di ba? And then ayun, partner. So coach, pakisuyo naman yung ating ano nila. Yang yung ating guidelines diyan. Para sa ating rules and regulation. So, yan. Ito na po yung ating rules and regulation. Naririnig po ba ako, mga coach? Yes, naririnig po. Okay. Siyempre, unang-una, siyempre, para dun sa mga guest natin dito, importante, dapat nakarinig po tayo kung sino man po yung nag-invite po sa inyo at hindi pa po kayo marunong mag-rinig, make sure na pakirinim po nung mga taong nag-invite po sa kanila. Yan. Para pag nag-breakout room tayo, mapasama po tayo dun sa kanya-kanya nating mga grupo. Okay? Then make sure na convenient ang place mo at hindi maingay at palipat-lipat ng pwesto. Kasi sa ginagawa nating activity ngayon, importante yung naririnig mo yung mga sinasabi ng mga speaker para mas lalo tayong matututo. Then, walang nakahiga kasi hindi pa naman po ito yung oras ng pagtulog.
Yan, walang damit or nakasando at natutulog kasi nasa training po tayo. Importante, nakikinig po tayo para mas marami po tayong matututunan. Yan, siguraduhin nakamute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Kasi pag hindi ka nakamute, may tendency na makadistract ka sa speaker natin, lalo na kung maingay yung ating face. Then make sure na connected ang audio para naririnig natin yung sinasabi ng speaker. Then bawal ang naka-off cam as respect sa speaker po natin. Kasi kung nasa bahay ka rin lang naman, mas maganda naka-on cam po tayo. Pero kung sa mga business partner natin na nagtatrabaho, okay lang po yun na naka-off cam tayo. Ang importante, nakikinig po tayo dun sa sinasabi po ng speaker natin. Then tapusin ang Zoom meetings, training, or gathering. Kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, keep distancing para maiwasan po yung pag-iiko. Para mas maganda na naka-disconnect yung audio ng isa para to avoid echo. Kasi pag nagdikit kayo, yun, mag-i-echo, masakit po sa tainga. Then, keep bridging sa ating chat room. Kasi importante yun para mas lalong gaganahan po yung ating speaker. Then, bring note and pen. Kasi importante yan na mag-take down notes po tayo. Kasi sa pagtitraining po natin, hindi naman po yung utak natin, hindi naman yan ano, USB na kayang isikin natin lahat yung mga sinasabi po ng speaker natin. So, kailangan po i-take down note po natin. Yan. So, yun lang po yung rules and regulation natin. So, mayroon akong tatawagin pong tao. Grabe itong tao na to. Idol na idol ko ito at ng mga kapwa natin business partner dito. Grabe, pagsapugi. Grabing pugi nito. Then, siyempre, pag sa resulta, grabe, dating stockman po ito, pero ngayon, nagbago ng 360 degree yung estado ng pamumuhay niya. Then, Karachever, Top Earner, then Millionaire's Club, lahat na yata ng award nakuha tong, na ito ng tao na to kasi, grabe, sobrang lupit talaga nito. Yung one of the grand mentor ng buong Saviors. At siyempre, ito yung pinaka-founder ng ating grupo ng Team Hits. So, hindi ko na po patatagalin. Let's please welcome Mentor Mark Pulmano. Palakpakan po tayo. Yan. Ayun. So maraming salamat po, Coach Nestor Abestado. Sorry ah, kasi naghatid pa ako ng products doon sa may SM North, pabalik dito. Kaya na-delay. Oo. Pero anyway, maraming salamat po kay Coach Mary and then kay Coach Nestor. Grabe yung effort ni Coach Nestor. Imagine mo, sinasarado niya yung kanyang tindahan para makapag-host sa Zoom tsaka mamaya para makapag-share, di ba? So, anyway, before we start po, hello sa ating 30,000 participants na nandito. And syempre, maraming salamat po sa Panginoon kasi binigyan ulit tayo ng oras ngayong araw po na to upang tayo ay matuto. Yan. And then at the same time, hello po sa ating mga first-timers sa mga nandito. Welcome po sa ating A Night with the Founder. Welcome po sa ating HLT. Ito pong Zoom gathering natin every Monday. So, medyo kakaiba yung gagawin po natin ngayon. Kasi not a typically na training, okay? Nakatulad ng nangyayari ng mga nakaraan. Pero this is, sasamantalahin po natin yung pagkakataon na medyo mainit-init pa. Na medyo nandyan pa. Yung experience. Yung freshness. Diba? Makikita mo ba yung aking freshness na medyo umitim ako? Diba? So medyo umitim kami, diba? Yung parang tipo na yung ating experience, yung ating karanasan po nung nakaraang event po natin.
So, isa po ito sa mga patunay na ang negosyo po natin is not on always business, pero may mga oras din po tayo para tayo ay makapag-bonding, may oras din tayo upang makapaggala or even mismo may experience po yung hindi pa po natin mga na-experience pa, 'di ba? So nakalimutan ko magpakilala. Tuloy-tuloy kasi ako eh. So medyo tumakbo kasi ako galing sa SM North papunta dito eh. So my name po is Mark Polmano. Sa mga first timers po na nandito, isa po akong SM employee way back nung ako po yung nagsisimula katulad po ninyo. And then doing this business po for almost 9 years plus na, dito na rin po nagbago yung takbo ng buhay natin. Pero ang isa sa malaking tulong po kung bakit po ako nagbago ang buhay, because sa mga ganitong gathering. Sa mga coaches, sa mga mentors po na nag-gather upang tayo ay matuto. And speaking of the coaches and then mga mentors, so ngayong gabi, hindi lang ako yung maririnig mo. Isa lang po ako sa facilitator ng ating event. Kumbaga, maririnig mo yung ating mga leaders ng ating grupo, di ba? And then, yung kanilang mga experience ng ating event, plus, bibigyan pa kayo nila ng mga konting tips, di ba? Kung paano natin ginagawa ng tama ang negosyo. At ang isa sa napakaganda sa negosyo natin, if you appreciate it, we are open book para ibahagi yung ating mga konting kaalaman na makakatulong po para sa lahat. Diba? Parang kumakain ka ng manok. Oo, kinakain mo yung laman, tinatapon mo yung buto. It means, kung ano man yung mga bagay na iyong maririnig mamaya, just absorb yung mga kailangan, yung mga bagay-bagay na alam mo na makakatulong para sa'yo. If not, edi iset aside mo para at least so makuha mo yung mga dapat na makuha and then apply mo sa may network na ginagawa natin. Then huwag ka mag-alala, di ba? This is one of our big investment sa may negosyo natin, yung oras na binabahagi mo sa mga trainings po na katulad po ng ganito. Oo. Sabi niya ni Whisper Partner ko, may nagsasalita. Michael B ba yan? Hindi po ako si Michael B. Ako po si Mark P. Yung aking po pag ito, guys, leaders, sa mga pagtatawag ko po, it's a random. Wala po siyang sequence. Pero hanggat maaari, mas maganda sa lahat po ng ating mga leaders is just get ready and then syempre makapagbahagi tayo ng ating naging experience nung nakaraang hits yet party po. So at least kahit papano, may ibahagi natin sa mga nasa abroad or even kahit mga nasa probinsya na hindi po nakasama. At least kahit papano, so marinig po natin yung iba't ibang mga experience po ng ating mga leaders. So syempre, hindi po ako yung mauuna. Yan. So meron akong ako yung facilitator eh. Meron akong tatawagin para at least kahit papaano. So meron kasi akong good news sa dulo eh. Oo. So etong aking tatawagin po, actually nakita ko to all the way talaga naka-get up. Oo, na all the way talaga naka-get up. And then syempre, talagang napakaganda ng kanyang suot. Oo. And then at the same time, well prepared din talaga sa ating sa ating mismo na hits yet party nung nakaraan. Pero again, sabi ko nga, i-share niya lang yung kanya na-experience plus bibigyan pa tayo ng mga some tips pa, 'di ba? So, it's a random. It's a random, pero still tatawagin ko na po. Isa po ito sa mga leaders ng ating grupo. Isa po itong lalaki. Okay, isa po itong lalaki. And then at the same time, ito po eh kapag ka nagda-drive eh kala mo talagang lumilipad. Diba? Tapos maganda na pangunahan na. Okay, na isa sa mga leaders din po natin. So without further ado, please all welcome leader or coach Ramon Belo. Teka, i-share sound lang po natin na yun. Yun. Coach Ramon. So guys, good evening sa inyong lahat. So naririnig po ba? Patype nga po dyan ang Pogi kung naririnig. Yes, naririnig. Diba? So yan, welcome sa lahat ng participants natin, sa 32,000 participants. So yan, good evening sa inyong lahat. Good afternoon, good morning. Diba? Kung saan tayong lugar ngayon. So type ka nga dyan kung saan kang lugar ngayon. Diba? Kasi
yung business natin napakaganda. 'Di ba? Kasi kahit nasa bahay ka, kahit saang lugar ka, dala-dala mo siya. Napaka-convenient ng business natin. So yan, pakilala ko sa inyo ha, my name is Ramon Belo. So company driver po ako. So ginagawa ko po naman to it's part-time, 'di ba? So pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung experience namin doon sa yacht party na nangyari ng Sabado. Kasi first time ko rin na nakasakay sa yate. Diba, alam mo yun na parang pag once na nakasakay ka sa ganong yate, iba yung level din. Kasi biruin mo, lahat kayo ng taggrupo mo, kasama mo, tapos umaandar na yung yate. Diba? So iba yung experience. Kasi sabi ko nga, sa buong team natin, sa kay Mentor Mark, so first time din na sa buong sa team natin na hits na mag-gather ng ganun na yacht party. Diba? So siyempre, pasalamat ako kay Mentor Mark kasi naka-experience ako ng ganun din kay Mentor Ria. Diba? So and then, siyempre, thank you Lord din kasi biruin mo, safe kami pumunta tapos safe din kami nakauwi. Diba? So ganun kalupit yung ano natin, yacht party. So siyempre, meron din akong i-share screen sa inyo para at least makita nyo rin yung mga picture namin. Kasi kakaiba. Green mo yun. Iba-ibang background nakasama mo doon. Kasi ang hirap kaya na panay work ka lang. Kasi di ba, once nagda-drive ako sa EDSA, puro usok na lang yung nakasalamuha. Di ba? Pag nagda-drive ka sa Manila. So kailangan makapag-relax din. Di ba? Kaya lahat na nandito sa participants natin, so grabe, iba yung level na nangyari. So wait lang po, mag-share screen lang. So yan, wait lang po natin. So yan, di ba? So mag-share screen lang ako. Grabe, ito ang pinakamalupit na picture namin ni Sir Rocky. Biruin mo, government employee siya, BGNP. Pero kasama namin. Di ba? Kaya pag once na ikaw, kahit anong humadlang sa pag ganyan na may gathering tayo, hindi ka makasama. So drop everything. So do whatever it takes, kumbaga. Kasi yung nangyari na yan, so... sobrang ganda kasi biruin mo, buong leader, buong grupo, kasama mo dyan, nagre-relax kayo, di ba? Tapos meron pang photographer, di ba? So iba kasi yung video na lalabas, grabe, yun yung nakakapag-excite ka talaga. Di ba? Kasi ito, biruin mo, sa dami namin na pumunta ron, pero napakasulit talaga. And then bitin pa nga eh, kasi... Biruin mo kung dati, nagiinom-inom lang ako sa kanto. Pero nung nakapunta ko sa Subic, sa yacht party, sa yate na kami nagtatagay. Di ba? Ganun kaganda yung experience. Di ba? Kaya hindi mo talaga siya malilimutan. Di ba? Sobrang daming picture namin dyan. Kung makikita mo, buong leader yan. Andyan lahat. Di ba? Makikita mo si Aprilante Oreo, di ba? Yung nakasombrero. Di ba? And then, ayan, di ba? Makikita mo lahat ng grupo, andyan sa yate, di ba? Nakapag-sign kami ng for picture, di ba? So, sobrang saya, di ba? So, yung experience na yan, hindi mo na malilimutan yan. So yan, wait lang natin kasi medyo mahina yung signal pero tuloy lang yung laban, di ba? So yan, biruin mo, lahat ng kagrupo natin, di ba, nag-i-enjoy talaga kasi
'di ba? Isang araw lang naman na nangyari yung party na 'yan, pero sabi ko nga napakasulit. And then sobrang success din yung nangyari sa yacht party namin kasi biruin mo from Manila to Subic. So syempre may mga struggle na nadaanan, traffic, pero pag once na dumating ka na sa pupuntahan mo, parang successful talaga, grabe ang saya, hanggang sa pakiramdam. Evan, ganda, sarap maligo sa tubig. Diba, ganun yung experience. And then syempre, meron pa tayong sunod na ano na ganyang party, so or gathering natin or sa buong grupo natin. Kaya sa sunod ikaw, so wag kang magpaiwan, so sumama ka na. 'Di ba, kung dati hindi ka nakasama, pero wag kang pumayag, dapat sa sunod kasama kasi lahat ng mga leaders, mga members natin, so makikilala mo lahat. 'Di ba, kasi unang-una itong business natin, hindi mo siya gagawin mag-isa kasi marami tayong tulong-tulong dito. At saka isa na rin pa ako sa mga katulong, 'di ba? Sa mga bago na nandito, 'di ba? So advice ko sa iyo, so aralin mo kasi sobrang ganda ng business natin pag once na aral mo siya kasi napakadali lang. 'Di ba? So ayun lang naman yung picture na naano ko kasi, 'di ba? Kararating ko lang din, galing pa rin ako mag-drive. Pero grabe, sobrang salamat talaga kasi ibang experience ang naano namin na level na puntahan namin. 'Di ba? So yun lang naman. And then thank you. Back to you, Mentor Mark. Thank you. Ayun, maraming salamat, Coach Ramon Belo. Grabe, no? Si Coach Ramon Belo, imagine mo to, ha? Oo. Si Coach Ramon Belo is isa sa mga part-timer sa ating grupo. Pero isa sa mga maganda rin kay Coach Ramon Belo na once na meron tayong isinet ni schedule na ganitong gathering, they willing to ano, talagang mag-submit, and then of course talagang mismo na i-allotted yung araw at oras na yun para makasama sa ating gathering. Actually, yung mga ganitong gathering po natin, hindi naman siya palagi eh. Ano siya, naki-schedule naman din po siya. Tama? Para at least kahit papaano, so mahaba pa lang yung oras is pwede ka na makapag-change schedule, okay, makapag-change rest day na, para sigurado na ikaw ay makakasama. Kasi eto, ah, before ko tawagin yung ating susunod na speaker, alam mo ba, eto, kunishare ko lang din. Nung ako'y nagsisimula, po, katulad po ninyo, wala pa akong downlines nun. Wala pa akong grupo nun. Isa lang din po kami ni Coach Rian, ni Mentor Rian, na naisama sa ganyang gathering, which is ng mga grand mentors natin. And then, nung ako'y sinama nun, naka-observe lang ako sa ginagawa ng pinaka-grand leader namin. Naka-observe lang ako. Paano niya kinakausap yung mga kasama namin, ang mga na doon, kasama syempre kami. Paano niya binibigyan ng instruction, paano siya mismo gumagalaw, paano niya inoobserbahan ng lahat. Naka-observe lang din ako sa kanya. And then, dumating yung time na sumagi sa isip ko. Sabi ko, ha, gusto ko magkaroon din ng ganito. Gusto ko yung darating yung time yung mga business partners ko under my organization, yung dadaling ko rin sa iba't ibang mga lugar. Alam mo yung parang tipo na inimagine lang ba? Pumasok sa isip ko, nasabi ko, tinitinan ko yung ginagawa ng pinaka-grand leader namin, inoobserbahan ko siya, and then sabi ko sa sarili ko, darating yung time, dadalhin ko rin yung mga business partner ko sa mga ganitong lugar. And then yung parang tipo na kami naman yung magta-travel, nakasama din namin sila. So paunti-unti, hindi naman siya kagad, di ba? Pero paunti-unti, hanggang sa dumating yung time, ito na, if I'm not mistaken, itong ating Hits Yacht Party, this is my 25th na nailabas ang grupo na. 25th times na. Iba't ibang mga lugar, 25th na po. So may mga nasa may hotel, meron din po sa Antipolo, meron sa may Batangas, meron po sa may Pangasinan, meron po sa may Baguio, meron sa La Union, meron sa may Bigan, ang dami na kasi, meron sa may Aqua Planet, meron, basta ang dami, hindi ko na maano, basta 25 times na po and counting. And syempre, gusto ko po makasama ka dun sa amin kasi we make history and then memories nga. Ika nga, di ba? So imagine mo si Coach Belo, ha, talagang well-prepared, di ba? All white din talaga. And then syempre, kahit naman po sa amin, first time na namin eh, na may experience din yun eh. So nakakatuwang marinig.
yung bawat mga ano, yung bawat experience po kasi ng bawat isa. Para at least kahit papaano malaman mo gaano po kasarap, gaano kaganda once na ikaw ay nakakasama sa ating mismong business at the same time yung nakakabanding ka namin habang ginagawa din po yung negosyo. So again, salute po Coach Ramon Belo, and then marami pa tayong mga travels pa na pagsasama-samahan, di ba? So anyway, etong aking tatawagin po ay isang magandang babae. Yan. Isang magandang babae. Actually, super get up din ito nung ano, nung nakita ko din siya. Oo. Then nakakatawang part, no, isa sa ito before ko tawagin yung ating ano, ating speaker. Nakakatawang part, isa sa mga comment nung ano, nung agent na nandun tayo. Ang sabi niya sa atin, Sir Mark, actually nakakatawang part, nakakatawa yung grupo nyo, yung mga kasama mo. Kasi lahat sila mismo na nakangiti, lahat sila mga naka-Facebook live. Oo, naka-Facebook live. Alam mo yung parang tipo na ano, talagang isinishare lang kung ano yung bagay na na-experience din natin. Nakakatawang part. At itong akin tatawagin, isa rin to sa mga talagang ano, I know na talaga nag-enjoy din. Although, limited ang oras. Oo, kasi luxury eh. Luxury talagang yate eh, di ba? Pero still alam ko na meron siya mismo na bagay na ma-share din po sa atin. So, without further ado, isa po sa mga leaders ng ating grupo. So, please all welcome Coach Virgie Mirabel. Coach G, pasok. Thank you po. Yung good evening po sa lahat na nandiyan dito. Yung welcome po sa 25,000 participants, no. So, po ako naririnig. Hello po, naririnig po ba ako? Hello. Naririnig po ako? Yes, naririnig. Pero medyo mabigat. Naririnig po ba ako, Ap? Oo. Okay. Medyo ano lang yung signal mo? Ah, okay. Sorry. Hello. Good evening po. Good morning. Good afternoon po sa lahat. Ayan. So, welcome po sa 25,000 participants. Okay. Okay. Oh. Ay, oo nga pala. Wait lang. Dyan, hello ka dyan. Hello, hello. Good evening. Naririnig na po ako, Ap? Yes, yes. Ayan. Sorry, naka-data pala ako na power. Hello, good evening po. Good morning, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa 25,000 participants. Then, a shout-out po sa lahat ng mga nandirito, lalo-lalo na sa mga bago. Ayan. So, my name is G. Mirabel, former massage therapy. Almost 4 years din po na nag-work sa SM before bago po ito ginagawa ang Saviour's Powerful System. So, isa na rin po ako sa kumikita. And then, full-time na rin po akong ginagawa ito. Why? Kasi isa na, katulad ng sinabi ko po sa inyo na sabi ko na mga na kanina po mga nauna na nag-i-enjoy ka na pero kumikita ka pa. Ang masarap lang po dito kasama ko po yung pamilya ko na ginagawa ko yung business. And then ang masarap dito kahit saan ka dala-dala mo yung business mo, 'di ba? Wala walang pipigil sa iyo. Syempre, hindi pwedeng kunwari pag hindi kunwari like traditional kailangan mag-close, 'di ba? Pero tayo kahit saan tayo dala-dala natin yung business natin. So sobrang ganda lang kasi advantage natin yung hawak-hawak natin yung ating negosyo kahit saan ka. So yun, may onting share lang po ako para sa lahat. Ayan. Wait lang. Ayun, so ayun, sayat appreciation po, no. So ayan. So ito po yung day na nag
bago kami sumakay, no, so sobrang ganda lang kasi kailangan meron ka mga ganitong memories, no. Kapag ikaw wala ka pa dito, sana isa ka po na naway makasama ka po namin soon, 'di ba? Ayun, nagkamali. Ay. Wait lang. Sorry. Wait na po. Iba na pindot ko. Ayan. Ayun. So, yan. Sobrang ganda lang kasi yan. Kitang-kita mo yung ano, unang putok ng araw. Sinag ng araw, diba? So, yun. Sobrang excited na yan na sumakay. Alam mo, sobrang saya lang kasi kung ikaw makasama ka namin. Hindi mo itong makakalimutan. Kasi ang mga grand mentor natin, like Upmark, talagang sobrang ano, na-appreciate namin yung kanyang talagang pag-guide sa amin. Kasi imaginein mo, hindi ako, lalo na ako, hindi ko to may experience kung hindi ko to ginawa yung Severe Sparper System. Bakit? Kasi tama nga naman, luxury nga po. So, hindi siya basta-basta. So, kung mayaman ka, pwede. Pero kung hindi naman, ano, hindi natin ma-achieve yun. Pero sobrang thankful po ako kasi isa po ako na napasama dito sa Severe Sparper System. Sobrang sarap lang na nai-enjoy ko, and then yung time of freedom, 'di ba? So yun lang ang masaya, 'di ba? Yung moment na to, 'di ba? Yan, sama-sama kayong kakain, kumbaga parang kumbaga family talaga. Second family mo talaga to. Matatouch ka lang talaga sa mga mentor mo, like Upmark and Ma'am Ria. Sobrang ano talaga nila. Aasikasuhin po talaga tayo. Talagang i-guide po talaga tayo. And then yun. So ito po yung isa po sa kasama na yan, God's General. Ayan si Ma'am Ria. Yan po yung upline ko. Ayan po. Then selfie muna din. Ayan. Lapangan time. Doon tayo sa Max. Diba? So yan yung mga moment na picture kasi... Kasi syempre, moment of truth to. Kumbaga, ito yung hindi mo malilimutan. So, kailangan mong, yung picture mo talaga na kailangan ma-save mo to eh. Then, ayan. So, yan. Kailangan mong magkaroon ng mga memorable, di ba? Feeling mo lang. At the end of the day, kailangan, yung goal mo, di ba? Yung goal mo sa sarili mo, next family ko naman. Yun yung nakatatak sa... isip ko, hindi lang dapat ako, next family ko naman, ganun. Then, ayan, so yan, nagpa-picture ako sa mga idol ko, ba diba? Ayan, kay Coach Aldrin, ayan, yung mga kasamaan ko, sila Sir Nanding, Ma'am Rain, ayan. So, yan sila, busy-busyhan din sila kasi, syempre, moment nga nila yan eh, ba diba? So, mga naka-live, ayan, so, maging feeling beauty ka dyan. Kasi, minsan lang eh, ba diba? So, pagbigyan mo na yung sarili mo, ba diba? Then yun, so, sobrang saya nito, grabe. Yung talagang ito talaga yung walang halong lokong ngiti yan. Talagang totoong mga ngiti yan. Sobrang saya. Then, ayun. So, ayan, uwi and time. So, ayan. Ayun. So, yun lang. Stop ko lang muna. Oh. Ayun. So, thank you so much po sa lahat, no? So, kung ako sa lahat na nandirito, no, I hope na isa ka po sa amin na makasama. Sobrang saya lang, di ba? Kung ikaw nag-work ka, so pilitin natin na isa sa makasama ka namin. Kahit nag-work ka, naway, di ba? Dumating yung time na mas malaki na yung kikitain mo dito sa Severe Sparper System para iwan mo na yung work mo. Then, tara, travel tayo. Yun, thank you so much po sa lahat. God bless po. Ayun, maraming salamat po, Coach G. Nakita mo ba yung picture ni Coach G? Sabi nga ni Coach Briggs, model ng yacht, di ba? Grabe. Pero alam mo, isa sa mga natandaan ko or nagustuhan ko yung sinabi ni Coach G, no? Totoo yung sinasabi po namin na yung coach na lagi po kapasok sa isip ko noon. Travel is expensive, but memories is priceless. Kasi, eto ha, at least kahit papano, aware lang din po ha, based on my experience for almost 9 years plus, a lot of people,
once na merong ano, once na merong mga travel incentive or kaya naman may mga gathering na ikine-create or fina-facilitate yung ating mga mentors, ang isa sa mga pumapasok sa isip nila ay gastos lang yan. Oo, gastos lang yan. Yung parang tipo yung oras, masasayang lang din dyan. They didn't even know na yung pera na sabi natin is contribution, which is it's very minimal, pero malaking impact kasi doon para sa may sarili po natin, para maka-experience pa ng iba't ibang mga lugar, at the same time yung mga kasama po natin, yung circle kasi ng mga taong nakasalamuha din po natin, environment inka nga. And then alam naman po natin ang isa sa mga factor para ikaw ay mag-grow is yung environment mo, yung mga taong sinasamahan mo, which is iba rin po yung kailangan yung mindset na may input nila din sa'yo. Kaya, yun nga, sinasabi nga po namin eh, no, na even once na meron tayong mga susunod na mga gathering and then a lot pa, marami, mas maganda makasama ka namin. We were very excited na makasama ka namin and then we make a memory together with you. Kasi hindi ako pumapayag kasi na walang video. Kasi natatandaan ko dati, before ko tawagin susunod na speaker, no, nag-gathering kami na ganyan, nag-event kami, nag-conduct ako. Nalulungkot ako noon kasi wala siyang video na na-create. Sabi ko, since then, hindi na ako papayag na walang video na makikreate. Meron at meron hanggat maaari. Kasi, alam mo yun, mag-i-insert ka na ng effort eh. Mag-i-insert ka na ng oras eh. So, mag-aalat ka rin syempre ng konting budget eh. So, mas maganda na meron talagang memories para once na mismo nakalipas man yung ilang buwan or taon, yung marereminis mo, once na nakita mo yung video, ay na-experience namin pumunta sa ganitong lugar. At ito yung naging aming experience to. Diba? Ito yung aming mga ginawa. So, hindi mo siya makakalimutan. Sabi nga, ang pera, okay, pwede siyang kitain. Oo, pwede siyang kitain. Pero yung oras kasi na nakalipas, hindi mo na siya maibabalik kahit saan damakmak pa pera mo. Oo, real talk po, pero totoo. Diba? Kaya hanggat maaari, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay, alam mo yun, may kakayahan pa na makasama sa mga ganyang gathering or makapag-travel pa, mas maganda bigyan mo rin ng time na makasama para at least kahit papano. So, ano din, meron ka rin memories pa. Diba? Na nasasabihin mo na ang sarap pala na makapag-travel din. At the same time, ang sarap din pala mabuhay. Diba? So again, eto pa. Etong aking susunod na tatawagin, okay? Isa po ito sa actually naka-get up din nung ating yacht party, pero may konti lang na ano kasi hindi ata sanay lang nasa may maalon, di ba? Pero still imagine mo, di ba? So isa rin to sa mga ano talagang nag-photo op, nagpa-photo pictorial din talaga, then syempre naka-swimming din doon sa may grand na pinag-swimmingan din po namin, di ba? So lumublob din pala to, hindi ko lang kasi masyado nakita din. Pero grabe, siya na yung magkikwento, mag-share din po sa atin. So without further ado, isa po sa mga leader ng ating grupo, milyong-milyong palakpak para kay Coach Mary Ann Vela. Ayan, thank you very much po. Mentor Mark, di ba? Grabe, ano? Actually, ngayon, nararamdaman ko pa yan. Nandun ako sa yate, di ba? grabe talaga, guys, yung experience na naranasan ko nung nandun po kami sa Subic, di ba? And then, syempre, mag-share screen lang naman din po ako, di ba? Para naman makita nyo yung memories ko or moment ko rin dun, di ba? Ayun, and then, by the way, pakilala po ulit. So my name po pala is Mary Ann Vilo. So dati po akong SM employee and then doing this business. So kumikita na rin po kahit papaano, 'di ba? And then yun, share screen ko lang din po. Saglit lang din naman po ito. So I hope na mag-enjoy din kayo sa kwento ko, 'di ba? Grabe, no. So grabe din talaga, grabing experience talaga, no. Dapat talaga, 'di ba? Hindi lang ano eh, hindi lang materials na dapat prepared ka, dapat physically dapat prepared ka din, 'di ba? Pero hindi ko naman talaga ine-expect na hindi ako sanay sa ganung ano, no. Pero okay lang din naman po kasi at least kahit papaano, 'di ba? Mangyari man po ulit 'yun, 'di ba? At least alam ko na
ganun yung gagawin ko para talagang may enjoy ko talaga ng buong ano. Diba? Yung moment na nandun po kami sa yacht. Diba? So wait lang po, nag-loading lang din, diba? And then, yun. So, Yacht Party 2022 experience. Ayan. Diba? Grabe yan, no? So, eto talaga yung hindi ko rin talaga makakalimutan ngayong 2022. Diba? Ayan. So, may nag-appear na po. So, unang-una, syempre. So, eto yung tagpuan namin dun sa may Caltex, diba? So, eto rin po yung moment ko with my coach, Jenny Arellano, diba? And then, eto rin yung nasa sakyan na kami, diba? Na papunta na kami dun sa Subic, diba? Grabe, no? And then, alam nyo ba, along the way na papunta kami sa Subic, 'di ba? Grabe din po yung moments namin na nandoon kami sa sakyan kasi love trip, 'di ba? Grabe yung tawanan, kulitan ng bawat isa sa amin na talaga namang alam mo 'yun, may enjoy mo talaga yung ride papunta doon, 'di ba? Talagang hindi ka maboboring, 'di ba? Special mention kay Sir Jaime, 'di ba? Grabe, no? Grabe yung ano niya. And then, ayun, bago kami syempre pumunta dun sa ano, so kumain po muna para naman full pack yung aming tiyan, ba diba? So, yun, kumain po kami sa Max Restaurant ng buong grupo na nakasama doon sa yacht, ba diba? And then, syempre, ayan, eto na po yung entrance. Papunta po dun sa yate. Diba? Grabe, syempre, no? Yan po yung hallway. Ayan. Talagang, ano, nagpa-picture din ako nyan. Special credit po kay Ma'am Jenny Arellano. Ayan. And then, syempre, eto na yung moment na talaga namang nag-cheer-cheer na, diba? Na enjoy-enjoy na, diba? Grabe, no? Talagang, napaka-saya na hindi mo ma-experience yung feeling mo na nandun ka na nakasakay ka sa yate, 'di ba? Na natatanaw mo yung lawak ng karagatan, 'di ba? Ng ganda ng paligid, 'di ba? And then eto rin isa sa ano ko rin nung nasa loob na ng yate, 'di ba? And then ayan, syempre sa outfit ko na sabi ni Mentor Ria, hindi ko daw na ano, pero bago ako mahilo, 'di ba? So naiano ko na rin siya, nairampa ko na rin, nakapagpa-picture na rin ako. 'Di ba? Feeling model ako diyan. Ayan, 'di ba? Syempre, parang artista daw ako eh nung pinost ko siya sa Facebook ko, 'di ba? Grabe din yung nag-comment, ano. Parang feeling ko diyan akin yung mundo. Ayan, 'di ba? And then syempre, eto na po yung grupo, 'di ba? Na kung saan talagang makikita mo sa bawat isa yung happiness, ayan, na namumutawi sa mga labi nila. And then, syempre, sa puso't isipan nila na naka-experience for the first time, diba, na makasakay sa yate. And then, ayun, and then po yung mga moment namin. Pero dito po, yung part na nandito, so parang ano na ako dyan eh, nahihilo na. Ayan, hindi ko alam, diba? Ito rin yung natatawa ako kasi mayroon palang captured ayan sa akin si Coach Rain with Ma'am Jenny Arellano, no? Walang kamalay-malay, 'di ba? So hilong-hilo na po ako diyan, 'di ba? So talagang grabe, hindi ko akalain na hindi pala ako talagang ano eh. Pero okay lang din po kahit papaano. So nakisama rin yung katawan ko, di ba? Na tinapos muna yung video shoot namin bago ako nahilo ng tuluyan, di ba? And then, syempre, eto na po yung prepared na kami para umuwi, di ba? So, guys, sa mga nandito na 30 participants, di ba? Kung may ganitong uri ng event na pinapasilitate yung mentors natin, 'di ba? So i-grab niyo po. So wag niyo pong isipin yung perang ilalabas niyo, 'di ba? Isipin niyo po yung memories, 'di ba? Na makasama mo yung buong grupo, 'di ba? Kasi isa 'yun talaga sa magtatatak sa iyo ngayong year 2022,
Diba? So grabe kaya sa susunod na may ganitong event, diba? I-grab nyo po siya. Kasi grabe po yung ma-experience nyo na moments and memories na kasama po yung buong kids. So yun lang naman din po sa akin. So back to you po, Mentor Mark. Ayun, maraming maraming salamat po, Coach Mary. Ah, yung natandaan kong word doon ni Coach Mary eh, akin ang mundo. Grabe. yung nag-feature, di ba? So actually, isa yun sa mga unforgettable din na ating experience din, no? So sa susunod si Coach Mary, magbabao na yun ng maraming bonamin. Di ba, no? Kasi, so we were very excited sa susunod kasi tayo ay lilipad naman eh. No? So kailangan talaga na medyo maraming baon ng bonamin, di ba? Pero yun nga, based dun sa may naging sharing po ni Coach Mary, unforgettable din yung ating mga nagiging yung ating naging event din, pati yung mga nakakasama na ating mga circle of friends, kasi iba rin kasi yung experience din po. Kaya yung aming encouragement na sinasabi po para sa lahat, if napapakinggan mo ito ngayon mga sinasabi namin, this is not to brag, hindi po sa pagmamayabang, hindi po. Gusto po namin i-express yung aming experience na kung gaano po namin yun pinapahalagahan yung moment na magkakasama tayo, yung event that time, kasi syempre first time, at the same time, iba rin talaga yung nag-i-experience natin na makita, and then mismo may, na even hindi man nakasama man yung iba, pero yung kwento ba, para ka nandun na din. Diba? And then at the same time, syempre, na dapat susunod, hindi ka papayag na hindi ka kasama. So dapat mas maganda, kasama ka. Kasi the more, the merrier, ika nga. Diba? So again, maraming salamat, Coach Mary. Even kahit medyo nahilo ka man din nun, pero alam ko nag-enjoy ka din. Oo, diba? So again, maraming salamat. So eto, yung aking isa sa mga tatawagin, grabe to. Oo, actually, eto pong aking susunod na tatawagin ay isang gwapong lalaki. So na-appreciate ko din yung isa sa mga, na-appreciate ko rin po yung tao na to. Kasi kung makikita mo siya nung event na yon, bago yung kanyang long sleeve, bago yung kanyang yung kanyang short, if I'm not mistaken, bago din yung kanyang sapatos, pero grabe talagang talagang mismo nag-effort din talaga, and then nagmukhang young, di ba, ito pong tao na to, di ba? So anyway, siya na rin naman yung mag-share ng kanyang nag-experience, isa po sa mga leader ng ating grupo. Okay, kanina pa to busy, pero multitask ang kanyang ginagawa. Milyong-milyong palakpak para kay Coach Nestor Abestado. Hey, magandang gabi po sa ating lahat, sa 29 participant po na nandito at nakikinig sa atin. So, my name po pala is Nestor Abestado from the Group of Quality Vision. So, grabe ang experience na nangyari doon sa ginawa naming yacht party sa Subic. Grabe, kaya kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon, goal mo rin na mapasama sa mga ganitong activity, kasi yung experience na makakasama mo, yung mga mentor mo, din yung mga crossline mo, talagang sulit talaga. Kasi hindi naman yung pera yung pinag-uusapan dito kung magkano yung gagastusin mo. Yung moment na makasama mo kami, yung buong grupo, na magkabanding kayo kahit sa isang araw man lang na sa ginagawa nating negosyo, humahataw tayo na talagang ilang taon tayong nasa bahay lang. Pero yung moment na ganitong activity, dapat igol natin po ito na once na may gathering si mentor, may ganitong activity na mga lalabas tayo, magkakasama tayo, buong grupo, huwag mo talaga itong palalampasin, kasi yung moment na makakasama mo kami, talagang hindi mo talaga makakalimutan, kasi first time din ko rin naranasin yung ganito na mag-yate, diba? Na dati, sabi nga ni Coach Bilo, kung dati sa mga tabi-tabi lang, sa bahay lang umiinom, pero naranasan namin na sa yacht umiinom, diba? Napakasarap na experience ng ganyan. Diba? Then, siyempre, yung bonding mo sa mga crossline, yung mga taong di mo pa nakakasama at doon mo lang nakilala, malaking bagay yon na
naging open kayo sa isa't isa, nakakapag-usap kayo, na nakikilala mo yung bawat isa. Kaya napakaganda talaga ng ganitong klaseng activity, kasi dito lang mahuhubog yung atin bang ano, pagkakaibigan. Kasi tayo, nandito tayo para, kasi ang touring natin para sa isa't isa dito, hindi ibang tao. Oo, hindi tayo magkakilala personal. Pero dito sa ginagawa nating negosyo, i-build namin kayo dito bilang kapamilya, hindi ibang tao. Kasi, di ba, napakaganda ang pakiramdam yung gano'n na itinuturing kang kapamilya nung hindi mo naman kakilala, naman talang sa labas. Aminin po naman natin sa hindi, kasi kahit kamag-anak tayo, minsan nga yung kamag-anak pa yung nagda-down po sa atin. Pero ang magandang part sa ginagawa natin itong negosyo, di ba, napaka-ganda dito kasi tinatama yung attitude natin sa ginagawa nating negosyo. Kaya napakaganda kasi dito yung pagkatao natin, malaking ibabago talaga eh. Dito gagawin kang tamang tao sa ginagawa nating negosyo. Then siyempre, sa ginagawa natin, siyempre kailangan mangunguna si God sa atin. Yan, hindi dapat natin kalimutan si God kasi wala lahat yung mga bagay-bagay na nakukuha natin dito sa ginagawa natin kapag hindi natin isisintro kay God yung ating ginagawa. Kaya dito, unang-una talaga, huhulmahin yung pagkatao natin, yung mindset natin, at gagawin niya tayong tamang tao bago natin makuha lahat yung mga pangarap natin dito sa buhay. Kasi, grabe yung experience na yun. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Diba? Dito, siyempre, nagbihis tayo talaga dito. Nag-effort talaga tayo. Talagang ginawa natin yung business natin para dito lang sa activity na ito. Kaya napakaganda talaga ng ganitong activity kasi nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar. Diba? Kung saan-saan tayo nakakapunta. Kaya i-goal mo rin na soon sa mga susunod na activity mapasama ka sa ganito kasi malaking bagay ito. Malaking bagay na makakasama mo yung mga mentor mo. Diba? Kung hindi mo pa nakakasama yung mentor mo, yun na yung time para makita mo ng personal yung mentor mo, makadao pampalad mo, at makilala mo naman siya ng personal. Diba? Kasi doon siya mag-uumpisa yung tamang banding. Yan. Makilala mo siya ng personal para naman magkakilala kayo. Hindi lang yung sa Zoom lang kayo nagkakakita-kita. Malaking bagay yung kahit once a month magkita-kita kayo, di ba? Napakalaking bagay na nun. Pero kung nasa province naman po tayo at hindi kayong makalapag, siguro it's yung magbigay ka ng isang araw para makasama ka sa ganitong klaseng activity. Pero kung malayo lang talaga, hindi saka na lang pag medyo kaya mo nang magbiyahe-biyahe talaga na hindi makakaabala sa ginagawa mo. So, siguro yun lang po yung ma-i-share ko. Back to you po, Mentor Mark. Ayun, maraming salamat po, Coach Nestor, sa iyong naging bahagi po sa amin. Grabe, no? Actually, habang nagsasalita si Coach Nestor, no? Ang isa sa mga pumasok sa isip ko, ang isa sa benefits ng Savior's Power for System is yung time freedom na talagang bibigyan ka talaga niya. And isa po sa napakasarap na feeling na once na experience mo yung tinatawag na time freedom, yung maging malaya ka ba? Maging malaya ka. Kasi naalala ko dati po akong hindi po sa totally na nakakulong, nakatali sa oras eh. Alam mo yung trabaho na gigising, papasok, uuwi, gigising, papasok, uuwi, na for almost 5 years, ganun yung nangyari sa akin, na alam mo yung based on my experience din, hindi ka basta-basta pwedeng mag-create ng sarili mong holiday. Bakit? Syempre, may superior ka, hindi ka pwedeng mawala sa trabaho mo. Alam mo yung para di po na magpapaalam ka, sir, ma'am, pwede po ba akong mag-rest day sa ganitong oras, sa ganitong araw? Diba? May time na hindi ka papayagan kasi nga, may gagawin, may activity. Oo, may time naman na papayagan ka din, pero wala kang yung parang tipong wala kang freedom ba? Pagka nag-schedule ka. Dati,
Alam mo yun, na-experience ko po yung ganito dati. Oo, sa aming trabaho, sa SM way back. Makakapag-swimming lang kami dati pag mahal na araw. Kasi pag sarado SM, alam yan ni Tita Lori, alam ko na i-invite tata si Tita Lori ng mga ganong swimming-swimming din eh. Alam mo yun, di ba? 2 days, Thursday at saka ng Friday. Di ba? Huwebes Santo at saka Biyernes Santo. Yun lang po yung dalawang araw na pwede kami makapagsama-sama, makapag-banding or kaya naman makapag-swimming sa isang lugar. Year 2011, experience namin yun eh, sa aming trabaho dati. Or year 2010. Alam mo yung parang tipo na pag hindi pa natuloy, maghihintay ka na naman na isang taon bago ulit matuloy. Eh, ang isa sa mga bagay na na-experience ko sa negosyo natin, pwede kang mag-schedule. Kasi you have a time freedom para gawin siya. The moment na ikaw ay naka-establish na, the moment na ikaw ay nagkaroon ka na ng mga organization na talagang ano, talagang mismo na mapapa-experience mo rin talaga sa kanila gaano kasarap pagkaroon ng time freedom. And soon, syempre, yung financial freedom na hinihintay mo, magkakaroon ka pa rin. Kailangan mo lang din talaga na ma-experience din. Diba? Yung mga bagay-bagay na paunti-unti. Diba? Tapos yung sinabi pa ni Coach Nestor, no, pagka nagkakandak ng mga ganito, yung ating mga mentors, sama ka. Kasi isa po yun sa malaking factor para mas lalo kang mabuild. Kasi sabi nila, di ba, akala nila more on bonding lang, inuman lang, o kaya naman sayahan lang. No. Kasi that moment, pwede kang magtanong sa mga tao nakakagawa, paano nila nagawang magkaroon ng resulta. That moment, makakapag-interact ka, makakapag-question ka personal, makakapagtanong ka ng malaya kasi kasama mo yung taong may resulta na yun. Kaya mas maganda talaga na ano, makasama ka sa mga susunod. Diba? So again, maraming salamat Coach Nestor, diba, sa iyong naging sharing po sa amin. And ito pa, may susunod akong tatawagin. Ito. Itong aking susunod na tatawagin, actually, isang magandang babae. Actually, part-timer din po. Oo. Ito pong ating isang susunod na speaker. Pero grabe, nakita ko rin talaga yung effort niya na pagsama din talaga sa ating event. Especially, alam ko, nag-change rest day, inayos yung kanyang schedule, and yung talagang mismo nag-prepared, and then talagang mismo na niready niya talaga yung kanyang sarili para at least makasama po sa unforgettable experience po natin na to. Pero yun, siya na po yung mag-share na kanyang naging experience po. Nakasama din tayo. So, without further ado, diba? Milyong-milyong palakpak para kay Coach Jenny Arellano. Alright, so maraming salamat, Mentor Mark, no? Naririnig naman po, no? Yes po. Okay. Actually, tama si, Mentor Mark. Muntik na ako hindi sumama. Pinaplan ko na lang talaga magbayad kasi nakakahiya. But anyway, si Lord naman is, inalaw na makasama, no? Kahit yung weeks ko kasi, 2 weeks na kasi akong sobrang busy sa work talaga. Nagko-conflict na. Since nag-back to normal na halos, back to office. But anyway, in God's will, no? So nakasama ako. So but before akong mag-share ng konting kwento, no? So share ka na din yung ilang good shots na nakuha natin kasi may purpose kasi siya. Wait. Kita naman po? Yes po. All right. So yun. So ako naman, but anyway, una, good evening pala. I think may nakita akong mga bagong business partners dito. Mga new names. So, welcome po sa team, no? And sa mga nakasama. So, good evening po ulit. So, ayan. So, kung makikita nyo naman, alam ko yung iba na share na nung mga naunang nag-share ng kanilang appreciation doon sa nag-gathering ng kids, no? So, ako naman kasi hindi ako mahilig mag-selfie. Yung puro mukha ko yung pupuhaan. So, doon kasi ako sa moment eh. Yung maka-nature ako, more on the view. So, ayan. Sample, kinuhaan ko yung pasalubong nila. Ma'am Emily, no? Ang ganda, di ba? Kita niyo slice ng melon ba ito o pakuhan? Kasi first time ko makatikim yata nito. Yun. But,
gusto ko lang i-categorize yung ano no, yung appreciation ko doon sa buong event. So number one, syempre doon sa mentors natin no, yung effort kasi talaga tawag dito, sobrang ano, sobrang nag-effort talaga. So kahit na napuyat, ganyan, maaga nag-prepare ng everything, namili pa, kahit may baby, no? So sobrang, sobra yung tutok talaga sa team. Yun yung sobrang na-appreciate ko naman sa kanilang dalawa. And then, ito kasing naging gathering ng kids. Nung nandun na tayo sa venue, dun ko na-realize na, ah, hindi lang pala talaga siya gala. Kasi because of that yacht party, that gathering or outing natin, ini-help out na kasi ng mentor mo na i-grow yung business mo. Hindi because magpa-fame ka lang, magpa-sikit ka sa Facebook, may purpose kasi siya. So parang sample, later, yung i-share kong photos, hindi ko akalain na doon sa group of work kong GCs, in-screenshot ng mga kasama ko, Miss Jen, saan ka nagpunta? Ganyan, ang ganda, para kang doon. So parang ako naging instant celebrity na hindi ko na-expect kasi wala lang kasi sanay naman akong lumalabas kasama sila, pero iba pala yung mega nito, na iba yung kasama ko. So ayun. And then yung mga mentors din, no? So iniisip yung safety ng mga kasama, hindi yung forget sinama ka, bahala kayo sa buhay nyo. So may mga rules and ano din naman, mag-feel mo talaga yung care nila, diba? And then ang hindi ko makalimot nandito yung ano, yung effort ni Apriya. Yung panay, yung hindi niya hahayaan na yung isa, though, but yung iba kasi doon first time mag-meet, hini-help out niya, pinicture niya lahat, as in, up Jen, ikaw naman, up Jaime, ikaw na, ganyan. So grabe, ang dami, may parang nalobot yung cellphone niya, pakaka-picture sa amin, para syempre, meron kaming memories, di ba? Yung iba kasi, baka may hindi maganda yung cellphone, ganyan. So si Apriya, doon siya. So sobrang na-appreciate ko yung ginawa niya na yon. And then pagdating naman doon sa ano no, actually notes talaga. Pagdating naman doon sa mga business partners, number one, sa mga hindi nakasama, ito kasi yung good purpose niya. So dito kasi natuwa ako, meron pala ibang cross line na first time naming ma-meet. Tapos yung may iba't ano to, may iba't ibang abilities, skills na sinishare nila. Sample lang, hindi ko makalimutan doon yung kay Apramon, no. Alam ko may mga swimmer kasi may mga laking probinsya. Yung tinuruan niya kasi si Apkaime. So, ino-observe ko, nakakatawa naman to, no? Kaya sabihin mo pala, pero may akala mo na nga asar, pero sinishare niya kasi yung skills niya. Tapos ako naman, hindi ako talaga swimmer. Kaya sabi mo yung salbabida ka, confident akong tumalong dun sa dagat because yung mga nakapalibot sa akin, mga swimmer, anya sila sa rocking, mga galing sumisid, di ba? Pag na, I think naman, pag may nangyari sa akin, tutulungan nila ako. So yun, so parang ang babait kasi magkakaroon ka ng bagong companion, bagong friend. So dun talaga ako eh. Kasi iba kasi yung sa work, iba talaga yung sa business. So yun yung nakakatuwang makasama ka sa mga gandong gathering. And ang hindi ko makalimot ang nangyari doon, no? May pasalubong sila Ma'am Emeline all the way from Nueva Ecija. So hindi ko alam na yung kinain nating melon bayan or pakwan, dala rin pala nila. Ang sarap niya. Alam mo talaga, first time kumakatikin nito. So yung tas may pasalubong na sibuyas. Di ba? Nakakatawa. Sakto, yung sibuyas niya, death anniversary kasi ng mother ko today. So sobrang busy ko. Nagamit ko siya sa lahat ng luto. So thank you kay Ma'am Emeline, no? Galong nandito siya. And then, so ayun, tapos may nalibre pa ng pamasahe. Hindi ko alam. Pinakala ko yung Gita, sabi ko, isan ko na lang up yung pamasahe, ganyan. Sabi niya, up, kayang-kaya, okay. Ay, talaga ba? So, hindi yung first time, ano to, parang that time ko lang din nakasama sa taxi si Up Aldrin, no? Sabi ko, ah, talaga, napakabait naman. So, ayun, alam mo yun, parang, basta, magkakaroon ka ng bago set of friends, companions, ganyan. So, ayun, tas overall naman, yung ano, yung ang pinaka-realization ko dun sa total activity, no? So ayun nga, ang daming during that activity natin, and parang mas tumaas yung pangarap mo. 'Di ba? So yun yung na-realize ko that time na meron pa palang dapat magawa na bukod sa the usual na ginagawa. Parang kailangan ko pala talaga lumabas sa comfort zone mo. So kung ikaw, okay ka na diyan, para sa akin, labas ka sa comfort zone mo kasi mas marami ka pang magagawa. Kasi I think sa mga bago, no, hindi ka naman nahayaan ni Lord na makita mo to kung hindi para sa'yo. Diba? So, ayun. And then, tapos, nung activity na yon, sabi ko, since parang ito yung pinaka-reward ko sa sarili ko, do medyo expensive siya, but kinalimutan ko yung outside the world, hindi ako nagbukas ng GC ng work, ganyan. Siyempre, para mas ma-appreciate yung mga kasama mo, yung mga ginagawa nyo.
So yun talaga yung ginawa ko. So nag-open ako, I think gabi na. But wala naman mga urgency. So yun, sobrang ano, sobrang akong na-appreciate kahit sabihin mong napuyat, ganyan. Pero overall, ang ganda nung naging outcome. I think mas maganda pa pag nakita na natin yung ipapakita na upmarch soon na may mga video na sobrang makaka-help sa business. Yun talaga siya. May purpose yung paglabas. So yun lang. Thank you po, Mentor Mark, and sa lahat na nakasama. Ayun. Yan. Ayun. Maraming salamat po, Coach Jenny. Grabe, no? So si Coach Jenny, well prepared din sa kanya naging speech din po sa atin. Grabe na nakakatawa ano. Alam mo ito ha, based on my simula po kanina sa mga nakapag-share na po. Nakaka-flatter na talaga nakakatuwa po yung ma-appreciate din ng mga business partners natin yung ating mga little efforts na ginagawa sa negosyo. Kasi ito po based lang po sa kaalaman po ng lahat no. Yung effort po ng mga mentors, leaders po natin, even ng mga grand uplines po, hindi po yun namin para sa amin lang. Kumbaga, para po yun sa mga business partners po natin. And then we want mismo na makita mo ikaw na nakakasama namin sa mga ganitong gathering, paano namin siya pina-facilitate. Kasi naniniwala po ako na yung mga kasama po namin sa mga ganitong gathering, naniniwala po ako, lilikha ka rin ng malaking organization. At darating yung time, yung nagagawa po namin, magagawa mo din to your group. Yun yung pinaka isa po sa essence po namin, bakit kami nagpa-facilitate, bakit kami nag-initiate ng ganito, bakit kami nagkakandak ng ganitong activity, bakit kami mismo na talagang pinupush through talaga namin na magawa din talaga, because hindi po ito para sa amin lang. Talagang yung sinabi ni Coach Jenny kanina na talagang aalis ka talaga sa comfort zone mo, isa po yun sa mga bagay na ginagawa po namin. Yung parang tipo na after mong gawin yung activity, di ba? After mong maisip, di ba? After mong mismong gagawin siya ng plano, i-take action mo siya, kakausapin mo yung ano. Oo, yan, di ba? Oo, yan. Ay, yung ano, yung mga pictures na mala celebrity. Di ba? Oh. Yeah, mas maganda ma-post 'yan sa ano, sa Instagram o kaya sa may Facebook together with the malupitang quotes, di ba? And meron pala akong napansin lang. Meron akong napansin kanina kasi meron akong Instagram. Ay, hindi pa tapos ata si Ma'am Jenny. Tapos na ba? Okay na 'yan, up to slide lang talaga siya. Nahawal ba? Oo. Hindi, napansin ko lang, konting singit ko lang din naman, no. Kung meron kang Instagram na nakakonect siya sa may Facebook, pag pala nag-post ka pala sa Instagram, already magpo-post din pala yung sa Facebook mo. Oo, napansin ko lang kanina kasi nag-try lang ako mag-post kanina. Nung in-upload ko sa may Instagram ko, nag-reflect siya sa may Facebook ko din. Sabi ko, okay, yun pala yung meta na. So nakakonect na pala sila. So sabi ko parang na-double tuloy yung post ko sa may Facebook. Hindi ko na dinelete kasi baka madelete pa sa Instagram. Pero anyway, alam mo yun, yung picture din na shinare ni Ma'am Jenny kanina, alam ko meron ka nung kanina, di ba? Alam ko meron ka din sa mga nakasama natin. So, i-post mo siya. Kasi alam mo ba, ito ha, based din lang din sa aking ano, nag-experience po, nung pinost ko yung aking mga ibang picture po dun sa Facebook, pati dun sa aking isang Facebook pa na dami account, meron po mismo nag-chat din talaga sa akin na sabi sa akin, wow, ang ganda naman dyan sa pinuntahan mo, Mark. Saan yan? Alam mo, nakaka-attract ka. Tapos sabi ko sa may Subic, meron kasi kami activity ng aking group. So nag-yacht party kami. Sabi ko sa kanya, next time gusto mo, sama kita. O, di ba? Pwede ko siya ma-invite. So, alam mo yan, tama yung sinabi ni Coach Briggs eh. Pwede mong i-My Day kasi makakakuha kang daming viewers sa My Day eh. Pwede mo i-post din sa TikTok kung gusto mo. Pwede mo i-post sa may Instagram. Pwede mo mismo i-post sa timeline mo. Ang dami. And then yung mga nanonood, yung mga nagla-like, nag-heart, o mga nag-comment, pwede mo rin silang gawing prospect din. So, alam mo yung ano, dagdag siya sa mga nakakakita po sa'yo. Kasi ibang level eh. Konti dagdag ko na rin po. Based sa may nakaalaman po ng lahat, syempre, nasa may online world na po tayo eh. And ang tao, ang mga prospect po natin sa online, honestly po, hindi na sila nakatingin sa income. Oo. Ang tinitingnan po nila is yung lifestyle mo na meron ka.
saan ka nagpupunta, saan ka kumakain, ano yung suot-suot mo, sino yung mga taong kasama mo, yung mga lifestyle ba na ginagawa mo. And then doon sila mas lalo na-attract sa'yo. Na-attract po para mismo maging future business partner mo sila. Kasi may napasali po yung isa nating business partner eh. Dahil ng papopost-post siya ng kanyang mga ano lifestyle, tinanong siya, ba't ka sumali? Eh nakikita ko kasi yung kaibigan ko nito, iba't ibang lugar na napupuntahan. Iba't ibang mga kasama niya, yung mga business partners din niya. At the same time, yung talagang lifestyle talaga yung pinapakita. Sabi nung taong bagong sali, gusto kong ma-experience yung na-experience yung kaibigan ko. Kaya ako sumali. Alam mo yun? Di ba? And syempre, nandun na rin naman yung business eh. Dala na rin naman po na ating negosyo. Pero malaki din po kasi yung impact. Lalo na, 2 years na rin naman since nagkaroon ng pandemic. Ngayon, endemic na. Di ba? So alam ko, gustong-gusto mo rin makapunta sa ibang lugar. Di ba? Then pag may pagkakataon, I hope na naway makasama ka po namin. Kaya po kami nagpa-facilitate po ng ganito. Kaya, ayun, naway makasama po namin kayo and then ma-appreciate mo yung mga ginagawa ng ating mga leaders ng ating grupo. Diba? So, again, maraming salamat, Coach Jenny. Grabe effort din, di ba? Imagine mo, hindi na-bin yung kanyang GC para para talagang ano, ma-enjoy niya talaga yung moment talaga. So, salute, ma'am, di ba? So, anyway, eto, may tatawagin po ako. Isa to sa ating mga leaders din, of course. Na alam ko talagang ano, na nag-enjoy and then at the same time talagang yung moment talaga is talagang ano niya rin. Inexperience nila din talaga. So, isa po ito. Sa alam ko naka-get up din. Malupit din ang get up din ito. Oo, di ba? So, hindi ko na po pagtatagalin. So, milyong-milyong palakpak po para kay Coach Rain Labaw. Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Ayan, maraming salamat po. Shout out sa 30,000 participants. And especially, mayroon akong new business partner dito, si Sir Richard. Kung bakit nandito siya ngayon, kasi nakita na yung live ko. Diba? Sabi niya, maghihintayin ko yung moment mo. Ah. Hihintayin ko yung moment mo. Sige, sabi ko mag-open cam ka. Open cam ka na ba? Ayan, andiyan dito si Roli. Hello po, new business partner din natin. And then, yan, nakita ko na rin siya. Kasi siya yung unang-unang nanood eh. Siya yung unang-unang nakita ko dun sa live. Sabi ko, wow, tapos yung nag-PM siya, ma'am, totoo ba yan? Ngayon ba yan? Live ba yan? Sabi ko, manood ka na lang. Ayan. Kaya sobrang ano, sobrang, ayun, congratulations kasi sabi daw niya mapapadala raw siya bukas. Kasi nakausap ko rin naman siya kanina. And then, yun. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito. And then, ano lang din, pakilala lang din po ako. My name is Rain Labaw. Ayan. Thank you to Enrique. Ah. Thank you so much. Pero mas maniniwala ako pag wala na naka 15 accounts ka. Diba? Yun. And then, ayun, nakakatuwa lang din kasi hanggang ngayon, ramdam ko yung sakit ng katawan. Hindi naman ako naggalaw-galaw, nakaigala naman ako sa dagat. Diba? Pero ramdam ko yung sakit ng katawan. Ganun ako pag nag-swimming. Sumasakit yung buong katawan ko. And then, eto lang din ah, sa lahat po ng mga nandito. Ang gandang tignan, naka-open cam lahat. Kasi nakikita namin yung mga willingness, nakikinig. And then, alam po rin po sa mga naka-off cam, busy yan sa work, or ano man yung pinagkakabalahan nila. Pero importante po is, naririnig, di ba? And then, ayan, welcome din kay Sir Reynaldo, going to 15 accounts. So mag-share screen lang din ako pero hindi ito PowerPoint. Kasi pinost ko na sa ano eh, pinost ko na sa Facebook ko eh. Excited ako eh. Gusto ko kasi makita ng mga ng mga friend ko, ng mga taong hindi naniniwala sa akin, sa mga family ko na alam mo wala rin tiwala sa akin pero pinapakita ko yung moment na sobrang ganda ng negosyo talaga natin. Ba pero sa ganitong business full-time na po ako. Dati po ako taga-ugas ng plato, steward. Baka iniisip nyo, mayaman po kami. Hindi po, baka katulad lang din po kita na nagtatrabaho. Diba? Pero nag-decision lang. Bakit? Bilang isang single mom, ang hirap na mag-isa. Lalo na pag ikaw lang talaga kumakayod.
Diba, kung ikaw ay single dad, alam mo sa sarili mo yan kung gaano kahirap din. Diba, kaya sobrang nag-decide ako na gawin yung negosyo. Ito ah, nagsimula akong mag, full-time na po ako, nagsimula akong mag-full-time, simula nung nakikita ko yung mentor ko. Yung mentor ko na pa-travel-travel. Bago pa lang ako noon eh, part-time. Pa-travel-travel, hindi ko makakalimutan, Baguio sila noon. At sabi niya sa akin rin, tama ka. Kahit gusto ko tumama, patatanggal kasi ako sa trabaho ko eh. Eh, di pwedeng wala akong pagkakakitaan. Kumbaga, ano po, kumbaga parang hindi pa ako full-time nung part-time pa lang. Alam mo, sobrang inggit na inggit na inggit ako sa kanila nung that time kasi alam mo yung travel, pag-uwi may income. Alam mo yun, 5,000 isang araw, pag-uwi. Sobrang ano, sobrang hindi ako inggit sa dahil ano, naiinggit ako sa ano nila yung freedom. Alam mo yung freedom na hindi mo na-experience no ikaw ay nagtatrabaho dati. Kasi pag ako nagtatrabaho dati, kahit anong paalam ko sa boss ko, wala eh, kahit nga binyagi. Kahit nga birthday, anak mo na birthday, hindi ka papayagan. Bakit? Makukulangan sa tao. Okay, sana kung may papalit sa'yo eh. Pero wala. Papipiliin ka, anong gusto mo? Sige, mag-live ka. Eh, kung mag-live ka, 3 days. Eh, kahit itang araw lang naman hinihingi mo. O, pag nag-live ka naman, tapos meron naman magaling sa'yo, wala na. Sasabi niya, aray, huwag ka na pumasok. Tuloy mo na yun kung gusto mong ganyan, ano. Sige, eh, ako takot-takot naman walang pagkakakitaan. Eh, doon lang ako maasa sa trabaho ko. Kaya sobrang nag-decide talaga ako na sabi ko, gusto ko magkaroon ng, siyempre, hindi naman natin pinangarap. Ako, hindi ko naman pinangarap na habang buhay, tagahugas ako ng plato. Ang bigat kaya na trabaho ko, ba, araw-araw, 1,000 kaplato, 2,000 kaplato, nagbubuhat ng mga babibigat. Eh, ang babae, pag nagbuhat yan, laglag talaga matres. Diba? Pero, siyempre, dahil members na ako noon that time, kinamit ko yung marked out. Yung marked out kasi yung nagpalakas sa akin noon. Hindi, promise, maniwala ka sa akin. Simula yung nagamit yung max out, sabi ng boss ko, Rain, hindi ka ba napapagod? Kakatapos mo lang sa kabila, nandito ka na naman sa kabila. Tapos yun, nagmamap ka. Ah, nararamdaman ko lang, ano, pawis na pawis. Pero alam mo yung pag-uwi mo pa ng bahay, maglalaba ka pa, magluluto ka pa, mapapakain ka pa ng mga anak. Alam mo yun, so, ang ganda na ma-product natin. Opo. And then, yung naka-experience na ako ng travel, doon na po ako nag-decide na sabi ko, kumita na kasi ako noon eh, na-experience ko na pong kumita. Basta ako, ano yung pinapagol sa akin na upline ko, ganito gawin mo. Naka-experience po akong kumita. Yung 15 days ko sa work ko dati, kinita ko po siya na 1 day. Totoo po yun. Dati hindi ako naniniwala sa mga bago po dito ah. Iniisip mo ba, imposible ito na mangyari. Ganun po ako mag-isip dati. Pero dahil tinulungan ako ng mentor ko na kumita, sabi ko paano kung pinultime ko pa. Diba doon ako naka-experience ng 10,000 a day, 15,000 a day, so full time. And then, nakapag-travel, nagkaroon ng project ang grupo, hindi lang sa hit. Sa grupo rin ng creators, nagkaroon kami niya, naka-experience ako ng ma-travel, and then, naka-experience rin ako ng, hindi ko na mabilang yung lugar eh, ang dami ko na napuntahan eh. Simula na nag-full time ako, ang dami kong napuntang lugar. Ang hindi ko lang makakalimutan, yung La Union. Yung La Union na sobrang taas na inakyat namin. Sabi ko, hindi na ako babalik dito. Alam mo yon. And then yung nag-Baguio kami, na alam mo yung nag-inuman kayo, laklakan, tapos magising mo, lasing ka pa rin. Alam mo, sabi niya, ore, gising na, uwi na tayo. Hindi ko talaga makakalimutan yung gumagapang pa rin ako. Alam mo yung sobrang, ano, masaya, mas sobrang saya. Ay kayo, na-experience na naman kasi may tanggero kami na gulaman talaga yung painuman talaga. Diba? Kaya talaga sabi ko sa pag nagkakaroon kami ng mga project na ganito, ako sabi ko na yung mga downline ko, oh, pag-iinom ka ha, takto lang, at least takto lang dahil si Cervelo, hindi ka tatanan yan. Hanggat hindi ka nalalasing. Sabi ko, ganon. Oh, binabi ako na, kaya tingnan mo sila, babe. Yun nga lang, si Jessie ata, hindi ko na PM eh. Kaya bangag. Ewan ko kung nag-enjoy siya. So, yun. Diba? And then, sobrang ano, pero nalungkot lang din ako kasi hindi pa kami umaalis. Nag-imagination na kasi ako eh. Ito yung mangyayari kay Sir Jaime.
Kasi nangyari sa Laguna kasi. Ito mangyari kay Sir Raimi. Ito yung plano namin. Ganito. Wala. Babe. Babe si Sir Raimi. Nakakatuwa din talaga. Oo. And then, nagbaliktad yata yung plano. Oo. And then, yun. Mag-share screen lang din ako para at least, siyempre, sila may picture. Ako may picture din naman. Diba? Di sila ako din. Meron din po ako. Pero hindi ganun pala karami kasi nahilo ako. Nahilo ako nung pagdating doon kasi ang alon pala, nakakahilo. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Hindi pwede ako mahilo kasi kailangan ako mag-enjoy. Minsan lang to, minsan. Kasi first time ko lang din naman mag-yat. Tumakay sa yat. Pero yung aking, hindi ako gumawa ng ano, ng PowerPoint. Pero nandito kasi sa aking Facebook. Dito ko kasi nilagay eh, para isang ano na lang. Kakapost ko lang din pala. Ayan. So, ito yung nasa, ano kami, first time ko lang din po makapunta ng Subic. Ayan. So, nagtempre, nagpicture-picture ako. Sabi ko, kailangan ko magpicture kasi gusto kong makita ng mga friend ko o ng mga na nalalatagan ko or na-share ko ng negosyo na sobrang ganda ng negosyo natin. Gusto ko makita nila yung freedom. Yung freedom na hindi mo na-experience na ikaw ay nagtatrabaho ngayon. Kasi alam mo yung iting tagumpay na parang, alam mo ba yung nakasakay ako sa yacht? Feeling ko ang yaman-yaman ko. Kasi alam ko, ang mga tao nakakasakay lang sa mga ganyan, mga milyonaryong tao. Hindi ko katulad na simpleng empleyado lang. Parang feeling ko, kung ako'y nagtatrabaho dati, hindi ako makakasakay sa mga ganito. Kasi malaking pera yung kailangan mo dito eh. Diba? Pero sobrang ganda ng negosyo natin kasi ano yun, may ibibigay yung hindi mo na-experience. Diba yan? First time ko lang din mag-inom-inom ng mga wine, diba? Pero ano tawag dito? Talagang nag-ano talaga ako, talagang pinapakita ko talaga na ang sarap ng feeling na hawak mo yung oras mo. Diba? Alam mo yung tipong nakaano naman din ako ng ganyan. Nakahawak ko ng mga ganyan baso. Pero doon sa trabaho ko. Diba? Marami ako nahawak ng mga ganyan. Pero yung ikaw mismo na mag-i-enjoy, wala. Sila lang, yung mga boss ko lang. Diba? And then, sobrang nakakatuwa lang din kasi yung apat na direct ko, kasama ko din. Kasi, siyempre, ang lungkot naman ko ako lang, di ba? Pero, alam mo yung ba, apat na linya ko kasama ko, nasabi ko, tama kayo, kasi iba yung moment dito, hindi pera yung inaano dito, yung moment na yung experience na ano, na hindi mo mararanasan talaga. Ito, tanong ko lang po, sa lahat mga nagtatrabaho dito, sino na naka-experience na ikaw ay nag-work, na dinala ka ng isang company o ng pinagtatrabahuhan mo na, oh guys, isang buwan lang tayo o isang araw man tayo, kahit sa araw lang, isang araw pupunta tayo sa ganitong lugar, walang trabaho, kasi ano lang, bonding moment. Sino po nakaranas ng ganun? Ako hindi. Hindi po nakaranas. Ang nakakaranas lang yung mga boss ko. Nakakapunta sila ng Palawan, magsuswimming sila, pupunta sila ng ganito, ganyan. Kami nagtatrabaho. Kaya nga, hindi ko yung expect na makakasama ako sa mga ganito. Diba? So sabi ko, yun, thank God. Kasi lalo na yan, si Rocky, sobrang busy. Pero, diba, nag-leave. Pero sabi niya nga, ayun lang siya makaka-experience sa mga ganito. Kasi nga, buhay servisyo lang. Diba? So, ito, dito lang siya nakaka-experience na ganitong moment. Kasi, sa trabaho talaga natin, ano eh, posible. Kasi ang mindset ng mga boss natin, sayang ang isang araw pag nagsara sila. Diba? Eh, sa atin, oh, kahit saan kang magpunta, dala-dala mo yung negosyo mo. Diba? Ayan, napikinicturan ko bawat isa, paano meron naman kami memorable. Si Sir Lante, nandiyan din, nakikinig. Si Sir Rocky, nandiyan din. Di ko nga in-expect na makakasama si Rocky kasi alam ko sobrang busy. Sabi daw niya, di raw siya basta-basta makakalabas kasi ganyan. Dapat tatlo yan sila kaso siya lang talaga yung ating pwede.
single eh. Pag single talaga, anytime kahit ako gusto pumunta, magagawa mo yung gusto mo eh. And then Chernanding, imagine mo Chernanding, ito yung pinakabata. Pinakabata sa grupo namin, pero talagang dapat nga hindi pa yan, ano, hindi yung kasama eh. Kasi nga, masado siyang nag-iingat sa kanyang sarili, lalo na especially yung asawa niya, dahil kasama pa yung asawa niya noon. Kaso talaga nag-iingat sila. Siyempre, pag alam mo nyo naman, pag senior, mabilis nang makapitan, di ba? So, iniingatan din yung sarili niya. Pero sabi ko, ngayon lang naman nagkaroon ng ganitong project. So, ano yun natin yung moment? Kasi yung moment na yan, hindi na yan maibabalik eh. Di ba? Pag ano, kaya mat maganda talaga, grab. Yan, teacher, and then ito yung mentor ko na sa kanya ko lahat nakita, yung enjoyment sa mga travel. Alam mo, mahilig yan mag-post eh. Mag-post, sayang, di ka kasama. Yung bago ako, sayang, di ka kasama. Ganito, ganyan, ang sarap. So, doon ako talaga na, ano, lalo na pag kami mabanding ng grupo, hindi ako nakakasama talaga kasi part-time pa ako noon that time. Pero ngayon, full-time, so nakakasama na ako sa kahit anong, ano, mga yaya. And then, yan, picture ulit kami, Chernanding. Yan. And then, syempre, nag-selfie-selfie na rin ako, napapicture din ako, feeling mayaman. Pero din ako papunta. Grabe, sobrang ganda talaga ng ano, ganda talaga ng view. Talagang nilubos. Kututusin nga eh, para ayoko pang umuwi kasi gitin ako. Alam, pero hindi pwede kasi ang mga business partner namin halos part-time. Hindi naman kami kahit 3 days kami pwede, kahit 1 month kami pwede. Kaso ang iniisip po kasi namin dito yung mga part-timer. Diba? Hindi sila pwedeng magtagal or magano nang matagal na kasi may mga work. So, concern lang din naman po kami. And then, ito na yung grabe no, dati sa Facebook. Sa Facebook lang nakakita ng mga ganito eh. Mga ganyang mga picture, mga nagiinuman, saya. Sabi ko, grabe no. Pero wala talaga sa mindset ko ng ganyan na mangyayari din pala. Diba? And then, yung nakita ko yung picture na to, ang ganda na makuha namin. Mga ngiting tagumpay talaga. Kahit na konting oras lang, pero sinulit talaga namin, ayan o. Diba? Mga yayamanin talaga. Diba? Yun. Ayan, mga seryoso. Grabe, no? Kung tititigan mo, mayayamang tao talaga, pero ang pinakamayaman talaga dyan yun, si Coastmart. Yan yung pinaka, ano na yun. Pero imagine mo, diba? Imagine mo, isang araw lang siya nagpakasaya, isang araw lang, maghapon lang siya enjoy, pero pag uwi, 22,000 isang araw pag uwi mo. Diba, saka makakakita ng ganong negosyo na pag, na kunyari, for example, saka makakita ng ganong income na, for example, umuwi ka. Siyempre, labas mo lahat ang pera mo eh, labas mo lahat eh, enjoyment kayo ng family mo, or ano man yung pinagkaano mo, or inuman kayo ng tropa mo, pag uwi mo, alam mo, iisipin mo, ayun, wala na akong pera. Ubot na yung ganito, naubot na yung ganyan. Pero dito, sa Tiguan Power System, hindi. Kinabukasan, magting mo sa account mo, di ba, may nipapasok na lang sa'yo 10,000 a day, pa 20,000 a day. So, gaano kasarap yung negosyo natin? Di ba, kaya sabi ko, grabe, Sir Mark, grabe talaga. Sabi ko, tun, yan din yung mangyayari. Kaya tuloy lang din ako. Ayan, nagaano na kami, picture. And then, ito na yung mga pauwi na kami. Di ba? So, hindi pa yan. Kaya lang konti kami dito kasi mga iba talaga, hindi talaga pinayagan. Kasi nga, talagang may boss talaga na may pet na hindi ka talaga makakalabas. So, ayan, picture din kami. So, ganda, no? Gaganda ng mga babae. Gaganda namin dyan. Ang pupugi rin ng mga lalaki. Di ba? And then, wait lang, nagang yung cellphone pa. Yan, ayun lang pala. So, yun lang. So, yan. Talagang lalagyan ko siya ng ano, album travel incentive. Kasi nung bago po ako, hindi ako nakapag-save. Kasi nga, itong Facebook ko, ano, bago. Kasi yung dati kong Facebook, nanakaw yung cellphone ko. So, nakalimutan ko yung Facebook. Kaya naggawa ko ng panibagong personal
Facebook. Sa mga guest ko, sa mga new business partner ko po dyan, baka natataka kayo, baka dito iba yung picture, iba picture din po doon. So na dito po lahat, pwede naman po akong i-add. So mag-tap-tap lang din po ako. Ayun, 30,000 participants. Andiyan pa rin. So nandiyan pa ba yung pizza? Yun, nakikinig pa rin siya. Pero ito, ito po, hindi po namin ito pinapakita para iyabang. Hindi po. Pinapakita lang po namin sa inyo yung mga bagay na nangyayari po sa amin. Pag once na ikaw ay nag ginagawa yung negosyo. Pero kasi, ang depende kasi sa mga part-timers talaga, ay sa mga part-time na ginagawa, minsan lang talaga nakakasama kasi hindi lahat ng oras papayagan talaga ng boss. Kasi ako po, na-experience ko po yun na ano eh, kasi mas priority mo work eh. Lalo na pag tinakot ka, ano, tatanggalin kita o papasok ka. Yun kasi laging, ano, yun lagi yung sinasabi sa akin dati na boss ko. Kaya ako, nalulungkot ako kasi, alam mo, bilang isang tao, karapatan mo mag-enjoy. Biglang, kung mahal mo yung sarili mo, dapat, bigyan mo ng kasayaan yung sarili mo na lang ito eh. Diba? Alam ko, bilang ikaw, nagtatrabaho ka, alam ko, pagod na rin yung sarili mo. Bigyan mo naman siya ng ano, bigyan mo naman siya ng kasiyahan. Di ba? Bigyan mo naman siya ng, kasi oh, gusto mo magtrabaho, tipag, ganito, ganyan. Eh, buong ilang taon mo nang ginawa eh, di ba? Pero yung enjoyment na gusto niya magsaya, yung sarili mo, gustong-gusto niya magsaya, gusto niya magpahinga. Di ba? So, dapat, pag mga ganitong ano, eto nga, nakakatuwa nga lang din, kasi kasama rin naman yung ibang, pero under pa rin naman siya ng hit, pero alam mo yun, grabe, galing pang province, di ba? Pero tumama pa rin siya dito. Tignan mo na ka-experience. Ano sabi, grabe daw yung moment, grabe yung ganito, ganyan, ganyan. Kaya nga ito, excited ako na mayroong paparating ulit. Di ba? Kalagwa. So nakapunta na ako doon, pero sobrang sarap na experience. Pero excited ulit ako na makakasama ulit sa ganun. Pero yun nga, talagang paghahandaan talaga namin yung ganun project. Sana pag-uwi na, may panibagong project ulit. Kasi, ito kasi yung mga pinaparanas kasi sa atin. Karapatan kasi natin maranasan. Yung may mga tao nga eh, pag niyaya ko, sabihin, hindi ka siya mahilig sa gala-gala eh. Kung totoo, hindi naman sa, hindi mahilig eh. Hindi ka talaga makakagala kasi nakatali ka sa iyong trabaho. Kasi mas priority mo yun eh. Meron kasing ano dun eh, merong iniisip mo baka tanggalin ako, iniisip mo baka ganito, ganyan. So, yun, kaya hindi ka nakakasama. Diba? Pero sobrang sarap pag once na binigyan mo yung sarili mo ng moment. Kasi yung hanggat nabubuhay tayo, ano yun natin yung sarili natin o yung family natin. Gawin natin lahat. Hindi ito luho, hindi ito gastos, hindi. Iba yung moment na ma-experience mo. Kasi pag nawala na tayo sa mundo, ibabaw, hindi mo na ma-experience. Totoo po yun. Kaya mas maganda, habang bata ka, kaya mo pa, bigyan mo na experience yung sarili mo. Okay? So, yun. Maraming salamat po na sana lahat no, nag-enjoy. yun lang naman po, Coach Mark. Ayun. Maraming salamat po, Coach Rain, sa napakagandang pag-share mo sa amin ng experience ng ating yacht party. Alam mo, habang nakikinig ako kay Coach Rain, alam mo, baka napansin nyo rin to ha, yung hindi, syempre hindi matutumbasan yung parang tipo na ngiti sa labi. Yung smile talaga. Genuine smile na talagang mismo na-experience po natin nung moment po na yun. Diba? And then yun, before ako magpatuloy, no, gusto ko lang po i-shout out yung ating mga new business partner na mga nandito. Hello kay Kratos April. Magandang gabi po. Yan. Hello din kay Kratos Joan. Magandang gabi. Ito yung personal bago kong direct, di ba? Si Miss Penpen, Josephine Mana, magandang gabi po. Isa yan sa mga new business partner natin. Si Sir Richard Gallo, so magandang gabi po, from Team Kratos din yan. And then Kratos Annalyn Alvarado, magandang gabi po ma'am, shout out sa'yo. And then syempre kay Kratos Karina Salaginto, so magandang gabi din po sa inyo ma'am. And then syempre sa mga participants natin na nandito, no? I hope na kayo ay mayroon pong mga natututunan sa ating mga binabahagi ng ating mga speaker. So, balik ako dun sa idadagdag ko kay Coach Rain. Alam mo, malaking impact po
pag ikaw ay nasa isang event tapos ikaw ay nag-FB live. Oo. Kasi di ba narinig niyo kay Coach Rain na nung siya ay nag-FB live, yung kanyang Facebook friends, yung kanyang mga prospects or even yung mga nakakapanood ng kanyang Facebook na live po. So, yung parang tipo makakapagtanong na ang ganda naman diyan. Oo. Gumagat parang tipo na talagang makikita nila kung ano yung mga bagay na activity na ginagawa mo. Isa kasi sa malaking ano impact din kung bakit napaka-productive ng ibang grupo ang hilig nila mag-Facebook live. Oo. Di ba alam niyo to? Di ba alam niyo yung mga nag-FB, yung mga nagla-live selling? Di ba? Nagla-live selling, di ba? So yung parang tipo naman sa atin, tayo naman is nag-FB live para mapakita mo yung iyong na-experience doing our business. Kasi yung ito ah, correct me if I'm wrong, yung na-experience natin sa negosyo po natin, hindi po siya basta-basta ma-experience ng isang pangkaraniwang tao sa labas. Opo, siguro mga mayayaman, yes, opo. Pero yung talagang typical na normal po, hindi po siya basta-basta. We are so blessed na kahit tayo ay mga ordinaryong tao, is meron tayong chance na ma-experience yung mga ganitong mga event, yung mga ganitong mga gathering na talagang hindi natin makakalimutan. Diba? Yung picture pangalan ni Coach Rin kanina, Maladonia na eh. Diba? Imagine mo yung mga kanyang mga picture-picture. And then yung nakakatawang part, no? Yung apat niyan direct nakasama niya doon. Yung kanyang four lines, di ba? Susunod niyan, eight lines na yan. Or ten lines na yan. No, Coach Rain, no? Di ba? Kaya, yun nga, sabi nga po natin, no? So, once na meron tayong mga gantong project po, actually po, hindi pa ito yung huli. Marami pa pong susunod. Marami pang susunod. So, mas maganda na makasama po namin kayo. Di ba? So, ako rin, may pinrepare ako mamaya eh. Pero, syempre, may tatawagin ulit ako. Ito, pinaka-last natin na speaker. Okay, actually ito pong tao na to, grabe. Oo. So, talagang nag-suit up, talagang well prepared. And then at the same time, talagang ano, talagang mismo isa to sa mga taong talagang in-enjoy talaga yung moment na magkakasama tayo. 'Di ba? Sabi nga po natin eh, although limited lang yung oras po natin doon. Oo, kasi alam naman natin na iba talaga 'yon kasi medyo laksari nga. Diba? Pero still, we enjoy that moment kahit mismo na ilang oras tayo na nandun tayo nakasampasaya. Diba? And then itong tao na to, talagang I really appreciated yung kanyang mismo naging enjoyment, yung kanyang mismo na talagang ginawa doon sa ating event. Diba? So without further ado, siya na yung mag-share naman ng kanyang experience. Milyong-milyong palakpak po para kay Coach Bregandale Saji. Yun. So, good evening, good morning. Sa pag last ka, no, kinakabahan ka kasi sana umabot yung mga guests mo. Nabubos kasi yung load ng iba. So anyway, pakilala muna ako. Name ko po Bregandale Saji. And ako po ay former band guitarist. 9 years. 9 years po akong self-employed, di ba, na yun, may routine din ako before. Yung routine na classic. Paano classic yung nakasanayan talaga ng mga Pilipino? Gigising, papasok, uuwi. Diba? Tapos bago matulog, scroll sa Facebook. Tapos matutulog. Tapos gigising na naman. Yun, ganun yung routine ko dati. 9 years po. Pero yung isa pang pangarap, diba? Bahay, kotse. Hindi ko alam kung anong usapan yan. Out of place ako sa ganun. Wala po akong ganung usapin, di ba? So, yun, buti na-invite ako sa ganito. Sa mga first-timer natin, grabe, sobrang blessed mo, di ba? So, anyway, yun lang naman yung short ano ko na napasok din ako sa ganitong negosyo. Isa ako sa masaswerte at mapapalad na na-encourage sa ganitong negosyo na life-changing. Kakatapos lang, kasabay po ng yacht party namin yung national convention. Na grabe yung mga, yun, kada convention, kada sales rally, merong bagong proposal yung mga company, yung BODs natin. Grabe, ang dami na naman sobrang good news na yung company natin, i-conquer na po talaga yung buong bansa. Diba? Kaya sa mga hindi pa member, baka hindi ka na
dito sa Earth kasi kukonquer na namin yung buong Earth. Eh. Baka pwede ka na sa ibang planeta, di ba? So, promise, grabe. Grabe yung proposal ng ano. Kasi nakikinig kami habang pauwi. Ganun ka-convenient yung negosyo natin. Grabe, no? Habang pauwi kami, may good news pa. Di ba? So, anyway, yun. Siyempre, bago ako mapag-share, gusto kong pasalamatan sobra si Lord God. Naging possible yung lahat. Safe kami nakapunta, safe kami nakauwi, kahit nakasakay po kami sa ano. Actually, van lang po yung sinakyan namin, pero panis sa amin yung dalawang sports car. Yung usap po yung sinakyan, may nakasabay kami GTR, tsaka Dodge. Panis yun. Panis yun, kasi yung driver namin, sports car yung dala nila, pero anak mayaman lang sila. Ikami, diba? Yung driver namin, player ng ano yan, car racing. Panis, yung Dodge tsaka GTR. Yun, pero sit po kami nakauwi, napakasaya ng travel, di ba? Thank you, Lord. And then second, basta walang isang pasasalamat kay Lord lagi-lagi, di ba? Tapos, sa mga mentors natin na grabe, imagine 25 travels. Grabe, no? 25 travels na pala yun. Take note, saves pa lang yun. May saviors pa. I-add mo pa yung travels namin sa save team, save, sa saviors group. Tapos meron pa akong naging travel din sa Kratos sa grupo ko. Imagine, so ibig sabihin pala, grabe no, naka 30 na siguro akong travel, mahigit. Dahil lang sa negosyo na to. Grabe, 30 no. Doon talaga yung time freedom eh no. Salamat mga mentors sa pag-asikaso. Grabe. Kala Apriya. Si Apriya, nagka-anon pa kami niyan eh. Na, ayun, nakita niya yung lahat ng sikreto ko. So, Apriya, tago. Apriya, sa atin na lang yung sikreto na yon. So, basta, grabe. Thank you, mentors and uplines, ba diba? Coaches, thank you so much. And then sa lahat ng participants, kasi naging posible yung imposible. Actually, yung events na yun, napaka parang imposible. Nung pre-post po yun sa amin ni Coach Mark, nag-meeting kami ng mga leads general, magyayate tayo. Sabi ko, totoo ba? Hindi pa sa akin nag-ano. Sabi ko, totoo ba yan? Pero yun, nangyari na nung Sabado. Mama, so, grabe. Thank you sa lahat ng attendees. Hindi ko na kayo isa-isayin. Yung mga nakasama natin, maraming salamat po. Especially din, may mga special mention lang kay Sir Nanding sa aming van, di ba? Then kay Sir Rocky, kasi busy sa work nandun. Sir Belo, dahil, di ba? Dahil napakalupit mong drive. Kala ko nga motor yung sinasakyan ko kasi yung lane namin sa motor. Panis yung mga motor, tabi yung motor. Ayan, sobra. Thank you sa inyo lahat. Tapos, ayun, share ko lang. Ito, experience ko. Ako, marami nang nag-share. Actually, tinipid ko na yung picture kasi magpapaulit-ulit lang naman. Ito, hindi lang to appreciation. Sa akin, nandito ka, bigyan mo ko ng time, ma-inspire ka namin. And then, hindi lang, yun nga, this is not to brag, but to inspire, di ba? Hindi po kami nagpapakita ng pictures or travel experience para iyabang lang po. Kasi same naman po tayo, lahat tayo equal, anak ni Lord, di ba? So, alam ko, pag anak tayo lahat pare-paras ni Lord, equal opportunity po yan. Diba? Hindi kami paborito ni Lord. Anak ka rin ni Lord. So, ito baka makatulong lang. Kinigya po, bigyan mo lang ako ng konting time. Actually, ako po yung... Sumama lang sila sa akin. Ako po talaga yung tourist. Turista po kasi ako. Eh, diba? Ayan. Ayan. Naki-join lang sila sa yate ko. So, kaya nga, sobrang na-appreciate ko rin sila, Coach Mark. Nagkaroon sila ng time yung buong grupo sa makapasyal po sa yate ko. Yate ko po talaga yon. So, pinarent ko lang din. Siyempre, para negosyo po tayo. Eh. Walang grupo-grupo, negosyo. Salamat po sa inyong pagdala sa aking yate. Yun, sa akin ito, bago pa to, biyahe pa lang sobrang saya na eh. Special mention din kay Sir Jaime, di ba? Alam nyo, yung mga post namin dyan, partida po ah, kinika, partida, wala kaming mga tulog niyan. Kasi nga po, Biyernes pa lang, excited na lahat, tapos may meeting pa tayo ng itanong mo, kay Idol, di ba? Natapos tayo, di ba? Sobrang excited yung iba nga, breakout rooms.
May nagpi-prepare na eh, oh. Breakout rooms pa lang. So samantalang Thursday pa lang in-announce na mag-prepare na, 'di ba? So grabe yan, sobrang ano, special mention kay Sir Jaime. Dahil kay Sir Jaime Molina, wala pong nakatulog sa biyahe, 'di ba? Kasi meron kaming loudspeaker sa loob ng sasakyan. Akala ko nga nakikipag-away sa kwentuhan niya, kwentuhan lang pala 'yun, 'di ba? Laging nakasigaw. Sobra yan. So bago yung event na yan sa akin, ha, sa lahat ng nandito po, again, this is not to brag but to inspire. We are the same, anak ni Lord. So alam ko, deserve mo rin to. Kung naging deserve namin, deserve mo rin to. Diba yung biyahe na sobrang kulit, sobrang saya. Diba, abang biyahe kami, nakakaano ko ng balita. Ayan, si Ma'am Jenny, binalita niya, sa Taal daw may volcano, diba? Ngayon ko lang nalaman, may volcano pala sa Taal. Diba? De, joke lang. Nag-alboroto na naman daw yung volcano. So yun, nagla-live ako doon, diba? Yung live ko, ang dami rin sumagot. Ayan, diba? So, special shoutout pala dito sa atin, ha? Sa ating, wait lang. Yan, ko lang kung... Yan, yun yung nakarating kami. Yan yung nakarating kami na sobrang special shoutout pala muna kay Ma'am April. Ayan, na nag-shoutout din yan sa live ko. Si Ma'am Joanne, ayan, future business partner ko din yan. Kay Sir Penpen. Yun. Tapos kay Ma'am Annalyn, ayan. Matagal ko na tong ano eh, nililinaw niya pa sa akin. And then, syempre, special mention din kay Karina. Diba? Hello, Ma'am Karina. Thank you. Nandito ka. Ayan, tingnan niyo po dito. Ito, pakita ko lang tong picture kasi sila hindi nila napansin. Ako, ito, kilala niyo tong tinuturo ng cursor ko. Diba, selfie po itong group. Group selfie to eh. Pero yung sa likod may nagsiselfie. Selfie na, sinelfie yan pa din. yan yung cooperation, diba? Tingnan niyo yung selfie na. Pero sobrang saya niyan, grabe. Ayan, ayan na kami, nag-power 4. Ito yung kakarating lang namin, grabe. Pero bago kami dumating dyan, syempre, nag-ano muna kami, break, ano, brunch, breakfast, lunch na, ano lang naman, 7,000 lang yung breakfast, lunch namin. Hindi naman masyadong expensive kasi expensive yung pupunta namin. So, hindi naman masyadong expensive yung breakfast, lunch namin. 7,000 lang naman yung ginastos namin. Kaya, wala lang yun, ano lang yun eh. Diba? Tapos ayan, bago kami pumasok, dahil nag-selfie kanina yung nag-selfie, tingnan nyo, ayan, group picture yan. Tingnan nyo itong group picture na, di ba? May nag-picture pa. Nakikita nyo ba itong mouse ko? Hindi ko na i-mention yung pangalan niyan, pero sobrang, yan, isa yan sa dahilan kung ba't masaya yung yacht party, di ba? Picture na, nag-picture pa, di ba? Nakakabilib. Ayan. Ayan, ito, ito ha, di ba tayo po nagninegosyo, nagtatrabaho? Di ba? Nagninegosyo, nagtatrabaho. May nagninegosyo, may nagtatrabaho, may nag-OFW. Iba-iba po tayo. May government employee. Pero tingnan nyo ha, sa negosyo natin, dito maraming ano dito, yung maraming kukuha ng attention mo. Ano po yan? Shoutout pala kay Ma'am Dolores Ramos, no? Na-miss ko siya sa travel. Oh, next time, sana makasama ko ulit to si Ma'am Dolores Ramos. Ma'am Dolores Ramos, miss na miss ka namin sa travel. Sana next time, makita ka namin naka One Piece. Bito na. Ayun, ma'am. Ito, di ba, simple, tinan mo, wine glass, tapos wine. Pwede mong gawin yan kahit saan, tama. Pero napaka-special pag ginagawa mo pala yan sa special na lugar. Diba? Kaya sa akin, abang nagninegosyo ka, focus ka dito, pag may inuman, pass muna. Pag may okasyon, pass muna. Bakit? Ang inuman po, masarap gawin sa special na lugar. Opo. Nagiging special lalo yung wine, mas nagiging special. Diba? Kasi sabihin, may sunmig apple kami dyan. Pwede naman mag-sunmig apple sa kanto, pero iba yung nagsasunmig apple ka nang nasa yate ka. Tama? So, dahil ganyan, sabi nga ni Abdelo, di ba, dati, inuman lang namin, ganyan-ganyan. Pero this time, oh, tama si Ma'am Rin, sa Facebook, Instagram ko lang nakikita yan. Pero na-experience ko, di ba? Hindi ko nga nalasahan yung point namin dyan eh, kasi bakit excited ako eh. Tapos, hindi ko na malayan, may amats din pala yon.
kaya tinulubos sa dagat. Ah, di ba? Inubos ko. Ang sarap kasi. Di ba? Tapos may yellow, di ba? Tapos kainuman mo, mga positive mindset, di ba? Positive vibes. Yung lugar, positive. Blue, kulay blue yung dagat. Kahit colorblind ako, sabi nila blue. Basta blue, yun na yun. Di ba? So again, pag nagkakatao tayo, kung ano man distraction, pwede mong iwasan yan. Bakit? Lahat ng magiging okasyon mo, masarap yan gawin pag nasa tamang lugar at napaka-special na lugar. Tama? Next. Ito, dito ko na pa. Alam nyo, grabe no, finding Nemo, nag-finding Nemo. Alam nyo mo ba, ang sabi ng assistant namin sa yate, 12 feet daw po yung place namin, yung lugar namin na pinag-swimmingan, 12 feet. Di ba malalim 12 feet? Kasi mga dalawang tao yun. Dalawang kasing laki ko yun. Malalim, tama, 12 feet. Pero just try to imagine, yung 12 feet na yun, nakagagels ako, ilublob ko lang yung mukha ko sa ibabaw ng tubig, kita ko ilalim. Nakakapag-snorkeling ako. Sobrang linaw, sobrang ganda. Promise, parang ano, hindi siya 12 feet, parang natatapak, syempre malalim nga, pero kung yung linaw, parang nakatapak ka. Ganun po kalinaw, sobrang sarap. Nakakainggit or nakakainayang na maraming hindi kasama, pero 'di ba, marami pang next time, ayun, Kalagwas, ganun din 'yun. Nakita ko diyan si Nemo, si Dory, buti na lang hindi ko nakita si Baby Shark. Mahirap naman makita ko si Baby Shark, di ba? Nakakatakot yun, di ba? Pero yung mga ano, yung corals, si Sir Rocky nga, oh, grabe, 12 feet ha, nakakakuha ng bato sa ilalim. Ako, trinay ko din. Si Daddy Shark, kung nakita namin si Daddy Shark, siguro yun po yung last travel namin. Buti wala si Daddy Shark. Ayan, pero yung ano, grabe po experience. Joke na experience, suotin yung ano, sa paa, yung parang, ewan ko nung tawag yan, tapos, di ba? Sinuot ko lahat eh, pero lang tong yung, ano, yung mouthpiece sa goggles, kasi, alam mo naman, pandemic, malay ko ba kung sinihuling gumamit? Picture lang, di ba? Sobrang pong saya dyan, promise, sobrang saya. Actually, hindi kayang ikwento ng words lang yung experience dyan. Tingnan mo, kahit kami, kahit sino magkwento sa'yo dito na sobrang saya, hindi namin maipapasok sa'yo yung sobrang saya na experience. Promise, no words can express. Ganun, no words can express. Ito ha, share ko lang. Para po sa lahat ng nandito, first timers, surround yourself with people who have dreams, desire, ambitions. Bakit? They help you push for. Yung sa'yo, ito ha, marami tayong tropa, ka-work, classmate, kapamilya, etc. Marami yan. Circle of friends. Pero, na-experience mo na ba na ang usapan nyo is yung ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mong kunin sa buhay? Tapos, ito, gusto nyo makarinig ng real talk? Gusto nyo makarinig ng real talk? Ayan, kanina ko pa sinasabi, real talk. Narinig nyo na? Ayun ang real talk. And then, anyway, sa akin lang ano, kasi nagkaroon din ako ng tropa, kaibigan, lahat, marami. Pero never na pagkwentuhan, ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Wala. Puro utang, di ba, inuman, ganun. Dito, nag-i-enjoy ka, di ba, pero bawat isa makakausap mo, lahat yan naka-live eh. Naka-live na yan lahat, tapos ang pinag-usapan, grabe! Kalahati ng pangarap ko nakuha ko na, mga pangarap pa rin maririnig mo. Sa akin po ah, mamili ka ng mga taong sasamahan mo talaga. Isa po sa napakalaking impact para yumaman or umasenso ka, yung kasama mo sa araw-araw. Yung kasama mo sa circle of friends mo. Ngayon, kung ang lagi mong kasama, pangarap ang pinag-uusapan, madadala at madadala ka nila sa pangarap at ano, diba? Diba, Darna? Ano pa? Ako hindi, nilagyan ko na lang ng coach yung mga pictures kasi sila nagpakit. Ito ha, kung bakit kami may ganon, may time and money, nag-invest po kami ng time and money.
If you want time, invest time. If you want money, invest money. 'Di ba? So may nakita ako bakit ako may account din ako pero bakit wala? Ba't walang pumapasok? Eh ano bang ininvest mo sa sa negosyo natin, 'di ba? Sample, sa work, try mo nga mag-work nang hindi pumapasok, may sweldo. Hindi lang walang sweldo, baka tanggalin ka pa sa trabaho. Diba? Lahat po ng pagkita, tinatrabaho. Wala pong, bold star nga eh, kumikita, pero tinatrabaho, diba? Sa akin, mag-ingat po tayo sa pag-iimbesan natin ng time. Diba? Marami po kasi sa atin, kung bakit kami may ganito, bakit kami may time freedom, nag-invest na kami ng time. Diba? Kung bakit kami deserve namin, 'di ba? Pero ako sure ako deserve mo rin. Invest time sa tamang opportunity, ah, tamang opportunity. Don't work for money. Work for freedom. Ako kami ha, sa mga first timer din, we are not obsessed for money. Hindi po kami doon obsessed. Eh bakit puro pera-pera? Syempre negosyo. Sa negosyo po, pera talaga yung usapin, di ba? Wala namang usapin dito na love life, eh, negosyo, eh, di ba? Kahit saan ka pumunta ng negosyo, pera pinag-uusapan. Pero hindi po kami doon talaga obsessed. We are obsessed for freedom. Bakit? If you have many, a lot of money, magkakaroon ka rin po ng freedom. Di ba? Ito ah, sabi nga ni Chinky Tan, kung habol ka ng habol sa pera, huwag kang umasa. Tatanda ka ng kakahabol, pero di mo mahabol ang pera. Promise. Dapat ang habulin mo yung pera yung magtatrabaho para sa iyo. Iyon may pag-asa kang mahawakan mo yung pera. Pero kung magtatrabaho daw tayo na magtatrabaho para sa pera, hindi ka raw makakawak ng maraming pera. 'Di ba? So ako, kaming lahat dito sa Saviors Power for System, freedom talaga. Bakit? Kung hindi ka nagtatrabaho, kung bakit wala kang freedom, nagtatrabaho tayo para sa pera, tama? Pero mas maganda, mag-build tayo ng network na ang pera yung nagtatrabaho para sa atin. Diba? Gano'ng kasarap yung nag-travel, tapos gabi, nagpo si Coach Mag 22,000. Diba? Medyo, imagine, kasi nga nag-invest siya ng time tsaka ng pera. Eh. Marami pong hindi members, sasabihin, hindi ko yung magagawa, wala akong pera. Dapat yung hingay mong dahilan para magka-pera, di ba? Invest tayo ng time and money, di ba? Again, hindi po pera-pera si Saviors Power for System. Ito po ay para sa kalayaan na deserve mo, di ba? Don't decrease your goal. Increase the effort. Di ba? Marami kasi nagsasabi, travel. Gastos lang yan. Wala naman pera dyan eh. Tama si Coach Mark, no? Travel is expensive, but memories is priceless. Diba? Marami rin nagsasabi, puro kayo kotse, dagdag traffic lang yan, ayoko ng kotse. Sa mga nagsasabi ng ganon, feeling ko para lang sa akin, impokrita. Bakit? Try mo bigyan ng kotse. Sasabihin ba nun, ayoko niyan, dagdag traffic lang yon. Binigay. Hindi. Actually, gusto naman talaga eh. Nagdi-decrease lang yung goal. Bakit? Nasa isip na kasi hindi na kayang kunin eh. Yung travel na to, sabihin, travel, gastos lang yan. Diba? Trabaho na lang tayo. Hindi po tayo nabuhay para magtrabaho lang. Diba? Nabuhay tayo para magkaroon ng kalaya. Ibon nga eh, may kalayaan eh. Tao pa. Diba? Good things. Pero may mga pictures. Alam mo yung mga pictures? Thank you talaga. May opportunity na ganun. Kasi tama po si Ma'am Rin. Kung walang Saviors Power for System, siguro hanggang mamatay ako, hindi ako makakapag-yacht party. Mama ko, nag-retired, di naman na-experience eh. Kuya ko, seaman, lagi nasa barko. Pero hindi nakapag-yacht. Iba yung barko din. Seaman yun. Di ba? So, pero kami, kung bakit meron kami nito, meron kaming ganyan, nag-hustle kami. Diba? Good things, those
who hassle. Yung iba kaya di makasama, eh, nung araw na hataw, di ba, sabi ng uplines, mga business partner, hataw tayo, di ba? Hanap tayong prospect, wala, di ba? Nag-enjoy muna. Kaya nung enjoyment, nag-grabe, yung kakaibang events, yung talagang enjoyment talagang tatawagin, wala. Kasi bakit? Good things goes to those who hassle. Di ba? Hindi yung sa mga puro play lang, di ba? Play now, tapos hassle later, kawawa, di ba? Ito, ito nga po yung sinasabi ko. Lahat tayo, anak ni Lord, we're not just born. We're not born just to pay bills and die. Trabaho, trabaho, trabaho. I'm not against employment. So, disclaimer po ah. Baka sabihin nyo, grabe naman. Grabe ka naman sa amin. Actually, saludo po ako sa lahat ng mga nagtatrabaho tapos nagninegosyo. Kasi, di ba, open ka for opportunity. Pero ito ah, para po sa lahat to, hindi ka nabuhay para pumasok, pagsahod, magbayad ng bills, tapos pasok ulit, sahod, bayad bills. Hindi ganun. Kung bakit nayate, para sa kyan, bakit, oh, baka next time, chopper na kami, di ba? Helicopter na kami. Di ba? Chopper party, di ba? Baka next time, ganun na kami. O ito, bakit may chopper para sa kyan? Yate para sa kyan, sports car para sa kyan. Hindi po yan para iyabang, di ba? Kasi nga, hindi tayo nabuhay para magtrabaho, magbayad lang ng bills, di ba? Tinan mo yung picture dyan, oh. Grabe, grabe experience. No word can express talaga. Yan. Life is too short. Tignan mo ha, hindi ka nabuhay para magbayad lang ng bills at namatay. Napaka-eksipo ng buhay para magtrabaho para sa ibang, sa pangarap ng ibang tao. Life is too short to be working for someone. Ito ha, 9 years po ako nagtatrabaho para sa pangarap ng ibang tao eh. Buti na lang na-invite ako sa Savior's Power for System. At dito, natatrabaho ko na yung sarili kong dreams. Yung pangarap ko, yung mahawakan ko yung sarili kong buhay, pangarap ko. Diba, hindi na nga ako nagpapaalam ng off, ng leave. Diba? Leave me alone. Diba? Wala nang ganun. Life is too short. Ito ha, open my, this is an eye-opener. Yung dalawang quote na po yan, we're not born just to pay bills and die, and life is too short to be working for someone else's dreams. Mother ko po, civilian employee, Camp Crame. Grabe, mula bata ako nandun na siya hanggang, di ba, hanggang mag-retired. And then ito, if you do what is easy, your life will be hard. Yung picture namin na yan, grabe, sobrang, thank you po sa lahat kay ma'am, ano, yung nagbigay sa amin ng sibuyas, 'di ba? Ako nga may take out pa akong Alphonse. Alphonse, matitirahin pa namin 'yan dito nila Abelo, no. Ayan, nakikita mo naman diyan, no. Money can't buy happiness. Naniniwala kayo doon? Sino po naniniwala sa money can't buy happiness? Money can't buy happiness, but poverty can't buy anything. Tama? Money can't buy happiness, but poverty can't buy anything. Diba? And money can buy anything na magpapasaya sa atin. Actually, priceless nga po yung saya namin dyan eh. Priceless. Diba? Buong araw, yung cellphone ko, hindi kaya nung live eh. Na uminit talaga eh. Mainit na yung panahon. Diba? Diba? Solar boy kami dyan. Solar boy. Diba? So sa akin, kung ginagawa mo ngayon is para relax, life will be hard. Pero kung ngayon, umahassle ka na, tinatrabaho mo yung pangarap mo, life will be easy. Sa akin, sumama ka po sa amin sa grupong to, napakasaya. And ito lang yung grupo na may 25th, hindi pa nga sure si Coach Mark eh, may 25th travel. Grabe, ang dami ng travel. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung hindi nga lang po siguro nag-pandemic, hindi yan 25, hindi lang yan 25 travel. Siguro ano yan? Kasi every year siguro nakakatatlong travel kami. Nung offline, nung wala pang pandemic. Grabe, sumama ka sa grupo na to, napakasaya. And ito, baka sabihin lang po na, last slides, baka sabihin lang ng iba, ang swerte nyo naman, nakapag-travel kayo.
napaka-buenas nyo naman. Huwag ka pong maniwala sa swerte. Don't believe in luck. Believe in hard work. Diba? Nakikita kasi yung resulta eh. Diba? Pero nag-workout din po kami. Diba? May oras ang enjoyment sa amin. May oras ang pagtrabaho namin sa pangarap namin. Diba? So, lahat ng bagay may oras. Kaya pag sinabi ng grupo sa mga sa activity sample, ang activity natin ngayon, hataw sa God, dun tayo. Hataw sa God tayo. Huwag tayong mapunta sa enjoyment. Kasi again, may mas masarap na enjoyment na unforgettable. Diba? Lahat yan, naka-vlog, naka-video, na tumatak, tatatak talaga. Kasi nandyan na yan, kahit pagtanda mo, panood mo yan. Diba? Yan po yung pauwi namin. Imagine na, pauwi na nga, busy pa rin to. Diba? Pauwi na nga ang picture. Diba? Yung, kinakita kong mga slides na, oh, na busy siya, diba? Selfie, selfie din. Pauwi na, busy pa rin siya. Ganyan po ka busy tayo. So, sa akin, sa mga hindi pa member, sumama ka sa grupo, ma-experience mo rin po yung kakaibang life, diba? So, yun. Thank you to all and God. Umataw tayo, di ba? Huwag tayo mayulang. Umataw tayo at magpakarami. Ayun, not to brag, but to inspire. Sana na-inspire ko kayo. Kasi nung nagtatrabaho po ako, kahit isang travel, di ko na-experience. Dito lang, di ba? So, this is for free. Lahat. Open lahat. Kung sino ka man, ano man yung background mo, welcome ka sa team na to. Isa sa mga katulong, di ba? Bregan Dale Saji. Back to you, Coach Mark. Ayun. Maraming salamat, Coach Bregs, sa iyong napakagandang pag-share. Grabe, kahit ako eh. Talagang mismo na napawa ko. Sabi ko, yung mga kuha at picture ni Coach Bregs doon kanina, ini-screenshot ko kasi sinasend ko sa at the moment. Sabi ko, pang-Instagrammable. Hindi lang pang-Instagrammable, plus nilagyan niya pa ng mga words of wisdom. Iba talaga yung banat. Sabi ko, wow, ganda. Ang ganda, lupit. Oo. Alam mo yung ano, isa sa mga habang pinapakinggan ko si Coach Brex kanina, dun sa kanya nagiging sharing, yung experience talaga natin sa ganito, hindi natin siya makakalimutan. Hindi makakalimutan. Lalo na yung mga kasama natin doon sa ating gathering, no? Alam ko, syempre, dadaan talaga yung araw na yon, dadaan talaga yung mismo moment na yan, pero dahil ikaw ay nakasama sa unforgettable experience, hindi mo siya malilimutan. Lalo na yung Facebook, diba? Nagbibigay siya ng mga memories eh. 1 year ago, 2 years ago, na someday may iisip mo, gusto ko ulit bumalik ulit doon. Oo, gusto ko ulit ma-experience ulit yung mga bagay na na-experience din namin. Oo. Actually, if I'm not mistaken, alam ko 25 na yung ating mga naging travel. Isama mo yung hotel, isama mo yung resort, isama mo yung iba't ibang mga lugar na pinuntahan din natin. Actually, alam ko 25 na. Oo. And then, and counting pa. Diba? Lalo na, yung ano eh, yung talagang sense talaga ng time freedom and then soon financial freedom. And then yung nakita nila Coach Breg, sila Coach Rain, na income, totoo po. Ang negosyo po natin dito, once na ikaw ay nakapag-establish na ng iyong organization, okay? Soon, na kahit ikaw ay nagbabakasyon, meron ka pa rin income. Vacation nga, ika nga. Kasi parang ganito siya, bibigyan ka ng konti idea before ko po i-share screen naman yung akin. Meron akong mga kaibigan na dati, nung ako ay nagsisimula sa negosyong ginagawa po natin, madalas sila ako inaaya. May matututunan ka rito, kaibigan, pakinggan mo ako mabuti. Madalas sila ako inaaya na sasabihin sa akin, Mark, tara, shot tayo. Mark, tara, inom tayo sa bahay ni ganito. Inom tayo sa ganito. Huwag mo na muna yan. Kasi, dito, kung maganda nagsisimula ako, hindi maganda yan, pangit yan. Tara, inom na lang tayo. Banding muna tayo, saya muna tayo. Oo, yung mga katrabaho ko dati. Alam mo kung ano ginawa ko? Nung ako po yung nagsisimula po sa negosyo, binigyan ko po ng oras ang negosyo. Umaten po ako ng mga training, hinasa ko yung sarili ko, nagpag-guide po tayo sa mga mentors natin, sa mga leaders, sumama po ako at nakipag-cooperate sa mga ganitong mga activity ng grupo. Na despite may nag-aaya ng binyag,
focus pa rin ako sa negosyo. May birthday yung isang kong kamag-anak, inaaya kami. Focus ako sa negosyo, may invite ako eh. Kailangan ko mismo bigyan ng ano eh, bigyan ng panahon yung organization para ma-establish eh. Time goes by. Ito na, may matututunan ka rito. Time goes by. Nung time na tayo ay kumikita na, nung tayo ay unti-unti na nakakapag-establish ng grupo, nung tayo ay kahit papaano pa unti-unti na nagkakaroon ng resulta, eto ang point na. Ako naman yung nag-aaya. Ako na yung nag-aaya. Sabi ko, pre, tara, get together naman tayo. Shot naman tayo. Sagot ko. Oo, sagot ko na. Alam mo, sagot sa akin nung kaibigan ko na dati kong katrabaho. Eh, Mark, may trabaho pa kasi ako eh. Oo. May trabaho pa ako, hindi pwede mag-leave, hindi pwede mismo na mawala sa may ano, siguro schedule na lang din natin. Pag in-schedule ulit, ay, may tawag sa akin yung boss, importante. Alam mo yung parang tipo na noon time dati na inaaya nila ako, wala akong time kasi busy pa ako sa trabaho, sa negosyo po natin. Noon time naman na ako ay nakapag-establish na, sila naman yung aking iniimbitahan. Sila naman yung wala ng oras kasi super nakatali na sa may trabaho. Nakikita mo yung essence na sa negosyo ginagawa natin na pag ikaw ay nag-establish ka ng iyong grupo, ng iyong oras sa negosyo ginagawa natin, may resulta. May resulta. Kaya sa mga bago po na nandito, ako na po yung mismo isa po sa mga wisdom na pwede ko pong ibahagi po sa inyo. No? Kung nag-i-start ka sa negosyo natin at wala pa naman income pa na pumapasok sa account mo, o sa income mo, huwag ka muna maghanap ng malaking income. Ang hanapin mo na muna is ano ba yung effort na ginagawa natin sa negosyo, yun yung magbibigay sa atin ng malaking income. They never expect ang malaking income nung kami nag-i-start. Ang aming hinahanap, ano ba yung trabaho? Ano ba yung kailangang activity na gawin? Ano ba yung kailangan na gawin para ikaw ay kumita? Kasi meron tayong pamantayan ng ways to earn. Diba? And then sabi nga po natin, kung ikaw ay bago, na-experience mong kumita, that's good for you. Effort mo yan eh. Diba? Ikaw ay kumita. If not, you are on the learning stage. You need to undergo the process and kailangan mo maintindihan na hindi po overnight success. Opo, hindi po overnight success. Kaya may mga bago man po tayo na nakakakita, ay sila, Mentor Mark, may income kahit nagbabakasyon. Hindi po ito overnight na kahapon kami sumali, ngayon ganito na, hindi po. Imagine po, dala po ng proseso, dala po ng ilang taon po na paggawa po ng negosyo. Kaya po deserve po namin yung aming na-experience po ngayon. Yung sinabi ni Coach Blake sa isa niyang wisdom na coach, nag-invest kami ng oras, nag-invest kami ng effort. Gusto mong matulad sa nagiging income na meron sa amin, mag-invest ka ng oras, mag-invest ka ng effort. You will do the same result na magkakaroon din sa amin o baka much more than pa. Kaya grabe talaga yung binibigay sa ating experience ng negosyo. Ito ha, para po sa lahat ha, hindi po namin to sinasabi para po ipagyabang. Gusto po naming ipakita na ito yung future na naghihintay sa'yo pag ginagawa mo ang negosyo, ito yung ma-experience mo pagdating po ng araw. Yan po siya. Hindi po kami nagyayabang. Hindi po. Gusto po namin siyang i-express. Gusto po namin siya mismong ibahagi para makita mo na pag tinrabaho mo at sineryoso mo ang negosyo natin, ito yung buhay na naghihintay po para po sa lahat. Oo, lahat po tayo is fair. Fair po ang negosyo po natin. Lahat tayo, same lang tayo ng produkto, marketing plan, di ba, ng grupo, ng sistemang ginagawa. Nagkakatalo-talo lang po tayo sa work ethics or depende po kung paano mo ginagawa ang negosyo. Oo, don't compare the chapter 1 on the chapter 20 na meron sa amin. No. Magkaiba po tayo, iba tayo ng time frame. Double check mo. Ano yung activity mo? Ano ba yung effort na binibigay mo sa negosyo? Ilang oras mo bang ginagawa ang Savers Power for System? Uma-attend ka ba ng training? Alam mo yung parang tipo na ginagawa mo ba talaga yung ginagawa ng isang active na distributor? Di ba? And then once na ginagawa mo po yun, hindi mo na kailangan pa maghanap pa ng income. Ikaw makakasagot na. At every time na bubuksan mo account mo, may income palagi kasi ginagawa mo palagi negosyo. Yun po siya. It on depends sa may oras ay binibigay mo.
Oo. Anyway, sa akin lang, ito, at least kahit papano, gusto ko lang ito i-share screen, mabilisan lang. Oo, kasi nakapag-share screen sila Coach Briggs eh. Diba? Ito yung aking appreciation sa may business naman po natin. Pero nakakatuwa yung slides ni Coach Briggs kasi may mga words of wisdom. Diba? Gusto ko ma-experience mo to. Tama yung sinabi ni Coach Briggs nung kanina. Oo, nung nag-declare tayo, nung isa sa mga meetings namin na sinabi ko, guys, gusto kong mag-yacht party tayo. Oo. Na kahit may question mark sa isip ko dati na kaya ba? Na ano ba? Makakapunta kaya? Na kahit na mismo na ano, sabi ko hindi kaya yan, i-attract. So alam yan nila Coach Briggs paano namin siya isinet up. Even mga leaders. Paano yung effort na talagang pag-encourage, pag-monitor, even meeting, tatlong meeting bago nga magkaroon ng ganyan, di ba? Di ba? And then at the same time, yung mga things to bring, yung mga itinerary, di ba? Sabi pa nga ni Coach G, nung dati, nung sinasabi ko po yan eh, nung sinabi ko sa kanila na magkakaroon tayo ng yacht party, actually, nung pagkasabi ko on that day, ito na yung itinerary na gagawin. Ito na yung mga things to bring, nakasulat na siya. Sa madaling salita, wala pa yung event, wala pa yung araw, nakaplotted na siya sa atin kung ano yung dapat gawin. Ano yung mga dadalhin, ano yung mga itinerary na susundan, something like that. So, ganun kasi kami kapag nagpa-plan. And then, nung dumating yung araw na yon, alam mo, nakakatawang part, no? Oo. Hindi po kami mukhang mga excited. Uyat lang po. Puyat lang po. Oo. Actually po, hindi na ako nakatulog niyan. Alam niya nila Coach Briggs kasi, di ba, Friday, may training. Q&A. So, if I'm not mistaken, 3.5 hours or 4 hours ata yun. Siyempre, isa pa ako sa nagsasagot-sagot, di ba? Natapos, ang mga alas 12 siguro. Siyempre, kilos. So, mga around 1:30, na ako yung natapos. Sabi ko kay Coach Ria noon eh, Apriya, or ano, Victoria, Boycott, tulog muna ako para recharge. Nag-alarm na ako. Konting kwento lang, no? Nag-alarm. Nagising ako ng mga alas 4. Alam mo yon, simula 1:30 or 1 o'clock hanggang alas 4, nakita ko si Apriya ninyo, sukat ng damit. Oo. Sabi ko, di ka natulog? Hindi na. Natulog na ako kanina eh. Sabi ko, di ka excited. Partida. Yung masarap na ham, itlog at saka cheese na may kasamang sandwich po na ipinamahagi po natin dyan, gawa po yun ni Apriya. Oo. Alam mo, sabi nga po namin eh, no? Si Apriya yung barkada mo or isa sa mga kaibigan mo or isa sa mga pwede mong lapitan once na nag-gathering tayo kasi hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Alam mo kung bakit? Lagi siya may baong pagkain. Naalala ko dati, call time na, ito na yung oras. Alam mo kung ano ginagawa? Nagluluto pa. Sabi ko, ang lupit mo. Oo. Pero imagine mo, talaga, di ba? Ano, talaga siya, generous talaga. So, ayan yung aming picture po before kami mag, umalis. Actually, lahat po kami, mga naka-shades pa dyan, yung iba, mga nakasingkit pa yung mata kasi excited eh. Tamo, may naka-BBM. Natatawa ako. Natatawa ko nung nakaraan dyan. Kasi habang nagbibigay tayo ng face mask, habang nagbibigay tayo ng t-shirt, may unknown people, di ko kilala at sabi sa akin, Sir, BBM Sara ko, pingi t-shirt. Sabi ko, ha? Di ko lang. Sabi ko, Sir, limited lang po kasi exclusive lang po ito sa aking business partner. Pasensya na po. Sabi ko, kulit. Oo, kasi nakita niya nagbibigay daw ng t-shirt. Ewan ko sino sabi nun. Tapos yan, sumaki na kami ng van. So, nag-stop over kami sa may Petron, if I'm not mistaken, sa may Petron para magpahangin ng gulong. Tapos, ayan yung isa sa mga unforgettable experience. Yung, alam mo yun, hindi mo makakalimutan na bumabiyahe kayong mga magkakaibigan. Actually, hindi ko na inisip na tayo ay mga magkaka-business partner dyan. Ang inisip ko, lahat tayo ay mga magkakaibigan. Tropa, mga kapatid ko, na tayo ay mismo pupunta sa isang lugar. Oo, di ba? Natatawa lang ako dyan kay Upbreak. Sabi niya sa akin, Apart, pwede ba magpalit dyan si Alfie at saka si Amy dito?
Sabi ko bakit? Sabi ko bakit? Sabi ko, hindi yung sinagot. Sabi ko, hindi. Dito lang muna si Ap Alpi. Kasi si Ap Alpi tahimik eh. Hindi, pero enjoy. Kasi ganyan talaga, di ba? So, ayan. As nung ano, nung pagdating po namin doon, kami ay nag-brunch or kumain lang po. Di ba? So, simple lang naman po yung aming pagkain kasi limited lang yung oras. Talagang natatawa ako dun yung sinabi niya, Prex, oh guys, yung pasubo pa lang kami, oh guys, bilisan nyo kasi paketa tayo. Alam mo yun, kasi nga, 10 o'clock kami dumating. Siyempre, may hinintay kaming mga kasama natin, mga around 11 o'clock pa tayo bago nakapunta dyan. Eh, nung tinanong ko dun sa may waiter, sir, mga ilang oras po yung serving time? Mga 20 to 30 minutes po. From 11 o'clock to 11:30, 'di ba? Serving time. So sabi sa amin dapat 11:45 andun na kayo sa cruise. Sabi ko kay Apriyan, kailangan natin bilisan. Siguro narinig ni Briggs. Sasabihin siya, siguro sinabi niya, oh guys, bilisan niyo pagkain. Bilisan niyo pagkain. Pero anyway, unforgettable experience din talaga 'yan. Tapos yung ating bill dyan, grabe. So imagine mo, max na max talaga, di ba? Then, ayan, nung bago kami sumampa sa, ano, sa yacht. So actually, yung tinuturo kanina ni Briggs, selfie na, may nagsiselfie pa dito. grabe. Pero nakakatawa siya pa, Amy. Actually, saludo ako dyan. Kasi imagine mo, di ba? Kahit mismo siya pa lang mag-isa, pero talaga, they willing na may sumakasama sa mga ganitong event, di ba? So, ayan po, nung bago kami sumakay. So, ayan, syempre, nag-picture muna kami doon. Diba? Actually, nag-paro-paro G kami dyan. Oo. May gusto lang ako i-share po. Mag-share ako ng sounds. Oo, before ako mag-ano. Yan. So, alam mo yung, ano natin, yung event namin na yan. So, actually, diba, pinipicturean na kami. Habang pinipicturean po kami, may isa po nagpipicture doon. Ganyan talaga. So, hindi yan mawawala. Di ba? Pero, again, ang cute talaga ni Jaime. Oo. Pero imagine mo, nailabas po yung aming mga natatagong galing sa pagsayaw. So, konting watch mo lang muna to. Fly high butterfly. Par-par-chi, pa-pa-paro-paro-chi. Par-par-chi, pa-pa-paro-paro-chi. Par-par-chi, pa-pa-paro-paro-chi. Balik muna ako dyan. Share screen ko lang ulit to, ha. Alam mo yung parang tipo na ano? Alam mo yung parang tipo na habang sinasayaw natin yan? Oo. Kahit hindi po kami sunod-sunod po or hindi man po kami mga sabay-sabay, pero grabe na idaos naman din po. Oo. Pero alam mo yun, napaka-appreciated po na cooperative ang lahat kasi yung sumayaw kami dyan, di ba? So we were so very talented. Wala kaming practice-practice. Sayaw lang agad. Di ba? Grabe. So, tapos, ito, yung nakasampa na kami sa may yacht, hindi ko na kasi nakuhanan yung pagsampa eh. Pero iba yung ano, feeling. Kasi imagine mo ha, nagsuot ng mga kulay puti, and then at the same time, talaga nag-effort na mag, ano, na mag-bihes, di ba? Iba, di ba? And then yung nandun kami sa taas, sa may kapitan, di ba? Kala ko pupunta doon ang lahat kasi hindi na kami kasya doon. Sinisiksikan na kami doon. Pero imagine mo yung kanilang mga ngiti, di ba, habang medyo konting sayaw-sayaw din dyan. So, iba talaga yung feeling din. So, ito din. Ito, yan. Yung ilan sa mga na-experience ko din. Kasi, nag-selfie din tayo. Selfie din kahit konti. Yung pinituran. Blue yung kulay ng dagat. Oo. So, alam ko, pagka blue, medyo malalim siya eh. Pagka medyo blue-green, yun, nakikita mo yung pinaka-ilalim. So, ayun, 12 feet. Diba? Pero hindi po ako magaling lumangoy. Kaya ako naka-life jacket lang. So, nag-aura-aura lang ang lolo mo. Oo, nagpa-picture lang din ako. Kasi yung moment na yan, pwede ko siya ilagay sa Instagram o kaya Facebook. Kasi nag-picture din ng mala-captain. Oo, diba? Unforgettable. Tapos kunwaring captain lang. And then yan. Yung katulad ng picture ni Upbreaks din kanina na
yung talagang moment na habang ikaw ay nakatingin sa malayo, tapos may hawak-hawak ka na wine, magpapapicture ka, madalas lang po namin yan nakikita sa mga Instagram na mga mayayamang tao na nagagawa po nila. At deep inside, na iniisip po namin, someday mangyayari din po yan sa atin. And then time comes, di ba? Na nangyari din naman po sa atin. O di ba, nagbibridge yung aking anak, di ba? Don Mark, di ba? Si Don Briggs. Ang mga babae kasi mga donya. Oh, di ba? Nagbibridge siya eh. So iba yung experience. Marami akong picture kaso hindi ko na in-upload din dyan. Then syempre, ito yung isa sa masarap sa negosyo din natin, di ba? Hindi lang business partner mo yung pwede mong isama. Pwede mo rin isama rin yung partner in life mo. O yung loved one mo. Na yun na i-experience mo. Pwede rin nilang ma-experience din. Di ba? O talaga, di ba? Nag-i-breeze talaga. O. So, pagpasensya. So, ayan, sabi ko nga po, no? So, pwede mo rin isama rin yung iyong mahal mo sa buhay. Pero actually po, iyan isa yun sa mga benefits ng ating negosyo. Kasi bukod sa pwede kang kumita ng malaki, pwede mo maisama rin yung mga business partner mo, pwede mo rin maisama yung family mo din sa mga ganitong gathering. Especially, di ba, yung na-experience mo, may experience din nila. Di ba? Iba yung ano, iba yung experience din talaga sa ganyan. Then ayun, yung mga picture-picture din po natin na nakita nyo. We were very excited dun sa magiging video natin. Kasi yung senior namin sa Facebook na video teaser, gawa lang yun ni Apriya. Oo, pero iba talaga yung ating ano, official video. So just wait po, di ba? And then yan, yung mga ano. Alam mo yung parang tipong totoo, no? Nung narinig ko kila Coach Belo, nila Coach Briggs, na dati, nakakapag-inuman tayo sa kanto, sa lugar ninyo or sa lugar natin, 'di ba? Sa mga bawat mga ano, nakakapag-inom tayo, pero iba pala yung experience na uminom ka sa kakaibang lugar. Oo, kahit mismo San Miguelite lang 'yan, kahit mismo wine lang 'yan, napaka-valuable niya pag nandun ka umiinom sa ibang lugar at the same time sa ibang ano, ibang ambience sa lugar. Plus, sasamahan mo pa ng sounds, sasamahan mo pa ng mga kaibigan na positive ang isip, na mga tipo na ang iniisip is more on pagbabago ng buhay at pangarap. Diba? Plus, pipicturan ka pa, bibidyoan ka pa. Grabe, iba talaga yung experience nun. Oo. Oo. Hindi po namin alintana yung init ng araw. Kasi bakit? Yung init po ng araw, yes, pwede ka mangitim. Isang araw lang naman yan, pero pwede siyang bumalik. Inom ka lang ng glutathione capsule, babalik yan eh. Pero yung moment kasi na ganyan, hindi natin alam kung kailan siya ulit mauulit. Iba. Iba po yung dating. Lalo na yung ating mga kasama dyan, yung iba, ngayon lang nagkita-kita. Kasi for almost 2 years, ngayon lang mismo nakalabas. Diba? Iba po talaga yung experience din. Ayan, nag-cheers na. Diba? Iba yung itini up Nestor. Diba? Gwapong-gwapo. Of course, si Ma'am Jenny din. Diba? So, iba. So, ayan po yung wine, di ba? So, grabe, yung wine medyo matamis-tamis na mapakla. Pero matamis-tamis. Wine on yacht, di ba? Kaya nga, sabi ko nga, pagka ito nakita ng mga friends mo, I have tips sa mga, meron po mga picture na katulad ng ganito. Ano mo siya? Picture, i-upload mo siya one at a time. Para medyo kakaiba. Ganun siya. Para marami kang bala sa mga susunod. Diba? So ayan yung nag-picture tayo ng Power 4 C-Step doon sa may unahan ng yacht. Diba? Grabe, no? Oo. Tapos ayan yung medyo wacky sign. So napaka-genuine nung ngiti. Kahit na itong kamay ni Briggs na itakip sa mukha ni Aprilante. Oo. Diba? Pero smile pa din, diba? So grabe. So ang saya. Iba rin talaga yung pinaka-experience din po. Guys, ito ha. Ito yung gusto ko i-point. Sa lahat po na nakikinig po ngayon, ulitin ko po ito. Kung bakit po namin to ipinapakita at ginagawa, kasi gusto ko mapakita sa'yo na once na ikaw ay nagkaroon ka ng grupo, ito yung gagawin mo exactly sa grupo mo.
Ito po yun. Para yung na-experience mo, di ba? Nung ikaw ay kasama sa ganito, soon ikaw na rin yung magkakandak ng, at magpapacilitate ng ganitong grabbing experience din sa mga business partner mo. Actually, hindi pa po ito yung pinaka, ano pa, kasi mas marami pa eh. Paano pagka nakapunta pa tayo sa ibang bansa? Di ba? Imagine mo pag nagpunta tayo ng Hong Kong, paano pag nagpunta tayo sa Singapore, paano pagka nagpunta tayo sa Dubai, paano pag nagpunta tayo sa iba't ibang mga bansa pa, tapos may experience mo yung mga hindi pa na-experience. Kasi ito yung sabi ko kay Apriya, no? Nung kahapon, normalan na sa mga business partner natin yung magpunta sa ganitong hotel, di ba? Yung magpunta sa ganitong resort para mag-swimming, yung magpunta sa ganitong beach or dagat para mag-swimming. Pero hindi, gusto ko yung kakaibang experience na yung talagang isinasama sa may bucket list na pwede nilang gawing memories talaga. Oo! Yes, kaya nga sabi ko nga, gusto ko may experience sa susunod yung tinatawag na hot air balloon, yung lilipad. Gusto ko ma-experience yung bungee jumping. Oo, yung skydiving. Yung ano, yung mismo sa yung mag ano ka, yung magda-dive ka sa dagat. Yung ganun, mga iba, ibang experience po, not yung typical lang. Mas maganda yung kakaiba. Magkakaiba kasi iba po talaga yung experience po ng ganun. Oo, so just get ready po. So, pag-uusapan ng mga hits leaders po 'yan. 'Di ba? Para at least kahit paano maika-skate po. So again, sabi ko nga, hindi pa po ito yung hili. Nag-i-start pa lang po tayo. Oo. Then, ayan yung aming pauwi, of course. 'Di ba? Sa lahat po ng mga magpi-picture na. So may nag-aayos po sa gilid. Okay lang po 'yon. Oo, 'di ba? So smile pa rin, 'di ba? And then yan yung aming safe na pag-uwi, 'di ba? Sa West Insula Building. Grabe. So imagine mo kahit super pagod sa may biyahe, di ba? Talagang pinipilit ko talagang humabol sa van ni Belo eh. alam mo, para tipo ang takbo ko 100, sa kanya ata 130, 150 na eh. Oo, pero grabe, di ba? So malaking ano, pasasalamat talaga sa Panginoon kasi safe tayo nakapunta at safe tayo ng pag-uwi. Di ba? Nakahammer po. Di ba? Ayun, so before tayo mag-reminders, gusto ko lang po ma-appreciate po ng bawat isa na kasi sabi ko nga eh, normal na sa atin yung pinaka-training naman ng Monday na ako yung nagtotalk, pero gusto ko yung excitement level, yung freshness ng experience nung tayo ay nag-event na noon, hindi siya makakalimutan, which is talagang ano, na-share natin sa mga business partners po natin ngayon. Diba? And then I hope na sa mga susunod nating project na upcoming po ay makasama ka na po natin. Lalo na may parating tayo na ano, may parating tayo na event. So mas maganda talaga na ikaw ay nakakasama, 'di ba? Ikaw ay nakakasama. Pero again, okay? Maraming salamat sa lahat ng leaders na nag-share na kanilang experience. Alam ko, hindi natin napag-share lahat. Andiyan sila Sir Rocky, 'di ba? Andiyan sila Sir Nanding, 'di ba? Andiyan sila Sir Relante. Andiyan sila Sir Jesse, yung mga kasama pa natin na nandun, sila Alfie. Oo, kasi kapag pinag-share natin lahat, makabutin tayo alauna. So, yung mga leaders na lang din po muna, pero we highly appreciate po ang inyong pagsama. And then susunod po, mas maganda kasama po namin kayo kasi marami tayong mga bagong lugar ulit na mapupuntahan. So, yan, before mag-end, tayo ay magre-reminders na. Guys, eto ha, before ako mag-share screen po, okay, so i-stop ko na po.